Content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. We're now live in YouTube. Hello po. Ayan. Yo. So, hello po mga ka-area. Nasa area party, tayo. Party. Area, area. So we changed the schedule of the podcast every Friday na. Kasi napapagalitan ako ni Mrs. Weekend is for family. Ayan. Which I agree with. Pa? Mm. Family first. Yan, happy yeah. Ano, fifth day SP baby na po, guys. Nung last time, fourth day eh. Ayan, so appreciate muna natin mga kasama nandito. Nobody, Mangkulas. Yes, yes, yes. Brad Manoy, Mouse Hunter, Lone Warrior, and Black Raven. Hindi ko kilala tong Black Raven. Ayan, welcome po sa podcast. So, ano bang balita? Puro palakol yung nakikita ko sa Reddit. Si Axeman, no? Parang si Axeman. Oo nga eh. Parang si Jason. Jason ba yung sa ano? Oh, so, si Jason X. sa Friday the 13th. Friday the 13th. Ayan. Oh, Friday the 13th pa naman ngayon. Oo nga, no? Friday the 13th. Ako, nasyakto. October pa, no? Halloween pa naman. Ayan. So, meron tayong mga kasama dito sa live ngayon. 8 sila. Hello kay Emerson, kay Jackie. Yung mga gusto nung pumasok, ilalagay ko yung link dito sa ano sa chat. Tapos, meron din akong post sa Facebook. Andun yung Zoom link. Anyone can join. Kung gusto nyong sumali, awayin kami. Pwede. Yung ganyan tayo ka-open. Gusto nyo pa-consult. Ayan, may mga believers tayo dito. They can give you advice. Ayan. So, teka lang. Before dun sa ano, sa palakol, etong Holy Land pala is ginigyera ng Gaza. Gaza ba? Gaza City? Nagsimula. Hamas! Hamas. Yes. Oo. Yung area occupied by Hamas. Hamas. Opa. So, ba't ito nangyari? Religion din to eh, no? Ang issue na yes. To. Belief din, nako. Actually, terrorist attack. Terrorist opa. Attack dahil nanugod eh. Nanugod yung Hamas, pinasok yung bahay-bahay, at may sa kasamaang pala, dalawang OFW ang nadamay na Pilipino. Yung isa nurse. Nako! Tatlo na ba? Oo. Ang nadamay. Yung isa ay isang caregiver daw na nandun sa bahay ng amoy ng Israeli, tinadyakan yung pinto, binaril muna yung kanya matanda inaalagaan at pati siya dinamay.
binaril din sa ulo. Ay, medyo naku po. Malapit na ang ano, rapture, guys. Ayan. Pero mula pa naman noon, may mga gera-gera na. Ito nakasulat sa Mateo. 2,000 years ago, daming gera din. Ayan. Different generations. Oo. May post yung isang popular na ano influencer. Sabi niya, salamat sa Jews. Ano, nakaligtas ako kasi na-delay yung flight namin on the way to the Holy Land. Salamat sa Jews daw. So, God works in mysterious ways, sabi niya. Hindi ko lang sasabihin ko sino. Na ano ako eh, kasi as an agnostic, parang may pagka ano to eh, self-centered yung comment niya, yung post niya. Main character. Main character na salamat sa Diyos na okay, naligtas kayo, pero yung mga nandun, ang daming namatay. I don't think ano it's something that you need to, ano eh, you need to thank God for that kasi may mga taong napahamak eh. Mm-hmm. Ikaw lang naligtas. Mm-hmm. How about yung mga hindi na-delay yung flight, di ba? Ayun ako. Ayan. Ano, proceed na ba tayo? Teka lang, si KD nag-donate ng dugo. And then may sitas, may parang, ewan ko ah. hindi, ayaw kong palakin. Pero ano, mamaya, didiscuss natin. Ang ating topic ngayon, upang tiktikan ang aming kalayaan. Ide-debacto niya ano, sa atin. But nobody knows. Ayan. Pinag-aralan niya kasi. Dahil napag-usapan namin last, ano, two nights ago. Hindi pala yon, grabe. Layo pala. Ayan. So, ito nga ano, nangyari sa... Kasi pinagbibintangan... Ito, share ko ah. Pwede ba mag-share sa... Sige. Hindi si Satanas ang napagbintangan. Yes. Ito oh. Papasikatin kita, Brad. ADD MCGI Defenders. Ito, ang shinare niya, yung post ng saksi. Pakana ito nila Broccoli TV, Kuya Adel, and their friends. Para ikalat. Anong pakana? Eh, saksi to eh. GMA to eh. Itong kachismisan na wala namang pruweba sa MCGI raw to, pwe. Ano masabi niyo? Sa convention center to eh. Diba? May mga saksi nga doon eh. Ako, Brooks. Ang bihira. Napapansin. Huwag daw patulan. Napapansin ko na yung ADD-MCGI. Oo. Oo. Napapansin ko na yung ADD-MCGI Defender na yan. Nag-hallucinate yan, Brooks. Hmm. Oo. Nawawala parang sa sarili kami, yan. Parang kalulubog lang ata eh. Kasi... Oh, ano to eh, news or Lingo. That's that's a news, sa ulo not ng a hearsay. Diba? Hmm. Hmm. Ako naman ang take ko dyan, nakaka-flattered naman yun. So, ganun na pala tayo ka-powerful na meron tayong kakilala sa media. Oh, hindi ba to ano? Not the way. Convention Center. At yung mga kapatid dyan, alam nyo tong gate na to. Oh. Oh. Kasi ang report, Brad Soro, kapilya ang banggit. Opo. Oo. Eh, hindi naman yung tayo gumagamit eh ng word na kapilya. Although chapel siya, tama naman sa English. Mm-hmm. So, mayroong nag-comment, sabi niya, saan to? Ba't hindi sinasabi sa news kung saan, anong religion? Pero kasi pag sinabing kapilya, INC yan, sabi. Tapos, pero sa Apalit eh, Pampanga, so baka dating daan. So, ang dami nagalit doon sa comment niya na huwag mong pagbibintangan INC, ganyan-ganyan. Pag kami, walang makakapasok na ganyang kalaking weapon. Cellphone nga eh, bawal ipasok eh, sabi. Ganyang pangkalaki, yung parang kay, ayan oh, parang kay Kratos dun sa God of War, yung ganyang kalaking palakol. Hindi mo yan mapapasok sa kapila namin. Haharakin agad dyan. So, kulit lang nagtatalo. Confirmed yan eh, doon talaga yan eh. Oh, at pero merong local ano, local media
na from the same location, from Pampanga, talagang binanggit, literal na pinakita pa yung logo ng MCGI kung saan nangyari yung yung krimen. Yung taga, yung news ng mismong Pampanga, di ba? Oo. Yun nga yung nauna eh. Sabi ko nga, inaabangan ko yung UNTV. Bakit hindi pa binabalita? Eh, nasaksihan nila doon. Di ba? Nandun sila eh. Baka sabihin naman. Akala ko nga yan, hindi puputok yan sa national media. Eh, nagsunod-sunod. Wala, sabi ko, wala na. Hindi na makokontrol to. Pati ABS-CBN, binalita din. Oo, lumabas na. Ba't sa kanila hindi lumabas? Siguro, ewan ko if you have a news network, tapos yung balita is about you, hindi mo rin talaga ilalabas eh, no? Tingin niya ba? Maliba na lang kung siguro, hindi natin alam, ang intention is a news blackout ang insidenteng ito. Mm-hmm. Kung ganun ang intention. Oh, pero may flatter kasi to. No. Apalit police. Grabe pala, ang laki pala nung ginamit na palakol. Opo. Ano yan? Akala ko itak lamang. Kasi kung meron kang ganyang kalaking armas, eh malayo ko palang makikita ka na, umaamba ka pa lamang. Makikita ka na kagad ng mga security. Oh. Meron naman sigurong security. Ano meron po? Po. Oh, daming meron kwarton. Security. O, oh, DRR-13,000. Eh, bago ambahan yung biktima, ilalabas mo yung ganyang kalaking armas, maiispatan ka kagad from afar. Opo. Oh, pero... ano ba, naging lenient? Dahil hindi naman ito isang occurrence na nangyayari palagi sa isang pagkakatipon, lalo na pang relihiyon. Pero, pagka ganyang kalaki, bigla ka kagad maaalarman yan at pwede mo kagad di siyang itulak o siya kuhanin mula sa likod. Maraming measures. Kung dalawa o tatlo ang magsasama-sama, may tutumba nila yung taong yan. Kasi malaki din yung hawak. Talagang dito hindi ka... Ayan. Most likely, bag. Mang Kulas, naging complacent sila. Most likely because hindi nagkaroon ng ganyang incident before. Kaya naging complacent sila. So, naging kampante sila na walang mangyayaring ganyan. Kaya siguro hindi masyadong nagigpit sa security. Ayun. This is very disturbing sa ganyang na mangyayari yan sa isang relihiyon. Siguro ko kung ilalagay natin din sa perspective naman ng kanilang leader, kanilang mangangaral, siya man ay kailangan magkaroon ng mahigpit na security. Baka siya naman ang susunod na pwedeng puntiryahin sa panahong siya ay vulnerable. Yes, nakakatakot ang bagay na ganyan. Oo. Nag-meeting nga daw sila agad eh. Oo. Dahil kailangan. Kasi Brad, sa SM pa lang eh, pagpasok mo SM, may ganyan kang kalaking bag na dala. Tingnan mo, hindi makikita yan. Oo. Ang laki-laki ng bag na yun. Kasi, pista daw eh. Pero hindi mo gagamitin sa lechon yan, yung ganyang kalaking. If you still remember guys, nung panahon ni Best na yung kainitan ng yung taltalan ng INC versus MCGI, diba may balita, intelligence na parang magpapadala ng suicide bomber sa convention. Nagkikpit sa security nun eh. Nagkakapaka pa doon bago ka makapasok. Tapos nagbilihan ng mga metal detector bago ka makapasok sa ano. So I'm just wondering bakit parang nawala siguro yun. Dahil wala naman nangyaring incident. Eh, naging complacent na lang sila. Hindi lulusot. Saka, paano na magiging pakana naman natin yan? Eh, nakasulat dyan. GMA, saksi. Ayun.
Balit police. Tsaka, bakit ganun, Rox? Oo. Bakit ganun po na kapag may lumabas na ganyan, na nangyari naman totoo, bakit ang bintang agad ipakana natin? Gawa-gawa raw. Pero mo, categorically, paggagawa ng broccoli and friends, di ba? Oo. Oh. Ganun. Pwede ba nating ma-demanda ng cyber libel yung nasa likod ng... Nakakahiya. Ngunit si Potito Manoy eh. Oo. Hindi siya nag-fact check si muna. Si Potito Manoy. No. Sige, andyan si Potato, Brad Manoy. Papatulan ba pwede to? Pwede mabigyan na, mahinga natin. Insight yan. Kasi it's a, ano ah, marahas na parati. Na news network eh, naniniwala sa sasabihin at kwento. Hindi yata nakakaalam ng journalism itong si ADD-MCGI Defender. Dismiss daw, walang pruweba. Nasa MCGI raw to. Huwag na kaya patulan ang balitang yan, GMA News. Eh, sila nga nagbalita niyan eh. Visit ka. Ano na hindi nyo lang matanggap na naklantete. Hindi lang niya ata matanggap na may palakulan palang nangyari. Parang may ano, naamoy ako ng ano. May naamoy akong panawagan na cancel ano, cancel culture again. Not to GML. Makakakita ka na naman ng mga not to GML. Maaari. Pati ABS. Makariba na naman. Oh, imposible sa IRC yan. Lumipad na lang sila sa ibang planeta. Hindi makakalusot ang mga deadly weapons sa mga kapila namin sa higpit ng security. Mm-hmm. Oh. Kasi ang laki ng makikita natin. Makikita po natin diyan, Brox. Oo, makikita po natin diyan, Brox, na may breach of security. There should be held responsible for that. There should be. There should be a accountability for that. How come for a religious or for how come for a religious gathering na may mangyaring ganyan in a place that supposedly you feel safe? Diba? We should be a accountability. Dapat may malakot dyan. Hindi pwedeng wala. So, ang ini-expect ko sa kanila, sa pamunuan nila is meron silang parang ano yung statement, maglalabas sila ng statement, ano nangyari, official statement, official statement or video na yes, parang mag-a-apologize sila sa nangyari, kung ano yung nangyari. And it could have been better kung ganun sana siya ganun yung ginawa nila eh, instead na nagparatang sila ng ganyan kasi nagmukha silang tanga sa mga yan yung isang nag-post na yan. Ano yan, no? Hindi niya alam yung sinasabi niya. sa pamunuan ng samahang yan, dapat nga talaga meron silang ilalabas na statement. Dahil sa tagal ng panahong may relihiyon dito sa bansang ito, mm-mm, walang nangyayaring ganyan. Sa merong ano, may binaril sa yung pare sa Catholic after ng mass. Pero doon binaril mismo sa loob ng simbahan. Ito kasi medyo brutal to. Palakol. So, ewan ko, sa Baptist, sa Saksi, sa Seventh Day, meron bang mga ganyang nangyayari? Members should feel safe. Yung security is a given. Pag nasa church ka, minsan nga ang mga kababayan nating Katoliko, for them to feel safe and whenever they feel weary, sila ay namumblema, pumupunta sa simbahan para mabiging malapit sa Diyos. Itong bagay na ito, kailangan ng ito ng statement na galing mismo diyan. Kung ito ay nangyari sa hinala ko nga, ay nangyari yan dyan sa MCGI, dapat yung leader ng MCGI maglabas ng sentiments
para doon sa biktima at para na rin sa kapakanan ng kanilang mga miyembro for them to return their sense of security and feeling safety, yes, na pupunta sa ganyang pagkakatipon. Kasi there should be a condemnation, Mangkulas. There should be a condemnation. They should condemn that act. Kasi instead of being silent, barbaric. Yes, that's very barbaric. Barbaro lang gumagawa niya. Sa halip na siya ay manahimik, dapat di siya nananahimik, yes, sa mga ganyang bagay. Opo, opo. Tsaka given the fact po, Mangkulas, na both members involved. Oh. Diba? Oh. Dapat they should clarify that na they don't condone these actions, they don't condone this happening, mishap. Mm-hmm. Yun dapat first thing first, dapat may condemnation. Oh. Now, ang mga miyembro, kung pwede na rin mag-isip niya na will it still be safe na magkaroon ng congregational gatherings? Na ganyan. Tapos kamukat mo mananalangin kayo pipikit ka, di mo alam pala may tataga na pala sa likod mo, sa bato mo. Pagbukas ng mata mo, ulap na yung nasa background mo. Langit na. Pagdilat mo, nasa langit ka na. Iba na yung ano. Pwede ba nating mabasa yung article, Brooks? Just in case, just for clarification, baka magbigay tayo ng sobra-sobrang reaction, pero hindi natin nabasa yung yung article kung ano ba yung opo. Alam po sa GMA and ABS. Sige, habang hinahanap po si Brad Potential. Gustong sabihin. Oh, habang hinahanap natin yung article. Yes. Sige po, kapatid na Potential. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin. Ang unang gusto kong sabihin bakit ba kayo naninira sa MCGI? Ba't nyo tinatanggal yung kalayaan ng... Nako. Parang act of... Ano yan parang terrorist attack na yan. Kasi it's an act of terror. Imagine yes, yung tao na barbaro, nananahimik doon, nagdadasal, nagpapasalamat sa Diyos, tapos sabi niya ni Atom Araulio, imbis na pagpapala, palakol. Hindi pa ano yan ha, double-edged sword yan ha. Isa pa lang yun. Salita ng Diyos na magkabila ang talim. Isang talim ang bumakot sa ulo pa. Masakit yun. Bago mo yan kamitin, ibebuelo mo pa yan ng... Merong kakain ng oras yan ng panahon para ibuelo mo at ipang-atake mo yan Kaya ang bigat niyan Saka hindi po. Ito po ang isang paano nakasalusot sa security ng sentral yan? Malaking tanong. Iba kinaharang ng mga guard yan? Kasi may mga guard sa bawat entrance ng gate ng sentral. Pagpapasok ka ng sentral. Hindi ba chinek nila yung bag? Ano bang dati lalagyan yan? Lalagyan ba ng sports anyan? Bag. Sports ng... bag. Mga sports equipment. Golf club? Sports equipment, ganun. Parang sa raketa. Raketa. Pang bad build or... It's either walang security at all kasi dire-diretso siya, or nagdahilan siya na, gamit po dun sa construction or something. Sinungaling. Mm-hmm. Sa SM nga, bawal nga magpasok ng martilyo Oo. Bawal. Pag nakasit yan, harang yan. Yan na yata yung article. Ganon din yung info Sige, Mangkulas. Basahin mo na rin para sa kaliwanagan. Baka mamaya sabihin sumobra-sobra tayo ng reaction. Ito po ang nakasulat. Bakit kayo naninira sa MCC? we're giving comments na fair lang ha, kasi nasa news naman to, binabasa lang natin. And for us na galing dyan, medyo shocked din tayo na nangyari to. Nakaka-shock. We're not happy. Hindi to pinag-uusapan dahil masaya tayo na nangyari. No, we're not happy. We were also shocked. So, palitan 'yan. Naawa tayo sa biktima.
Oo, talagang should be justice. Hindi mo, wala kang kamalay-malay na yung araw mo na pala na yun, katapusan mo na. Kawawa nga talaga. Justice must be served. Ligtas. Oh, justice. Dumadalo, justice eh. Must be served. Oo. Oh. Sige, basahin na natin. Nasawi ang isang lalaking matapos palakulin sa likod ng ulo sa loob ng isang kapilya sa Apalit, Pampanga. Sa ulat ng GTV State of the Nation itong Huwebes, sumamba umano at nasa loob ng kapilya ang biktima nang bigla siyang palakulin ng suspect na ipustit umano ng salarin sa loob ng kapilya ang palakol na iniligay sa isang sports bag. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Naaresto naman ang suspect at nakuha sa kanya ang palakol na ginamit sa krimen. Inaalam pa ng polisya ang motibo ng sa krimen pero mahaharap sa reklamong homicide ang suspect. FRJ, GMA Integrated News at dinhatid sa inyo ng Broccoli TV and Friends. At Lasartan. At Lasartan. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Oo. So, nananalangin to. Ano, yun ang kasi may nag-chuchu sa atin na taga doon mismo, doon nakatira. Oh. Oh, legit 'yan. Huwag niyong pagbintangan ng INC. Yo, 'di ba? Ay nako. Kung tutuusin pala, clarify, ha, hindi po kami supporters ng INC. Dumalagay lang tayo dun sa tama na huwag pagbintangan yung mga grupo o tao hindi naman involved sa nangyari. Yes. Mm-hmm. Yes. Tama. Ayun. Kahit sino naman makarinig dito, mabibigla eh. Hindi ikasustik, hindi ikatutuwa. Yung ganyang yan. Bagay. Oo. Pero ganun nga, no? Ganyan na palang ka. Kung talagang merong papasok at titira at kikitil ng buhay ang sino mang tao, kayang-kayang pasukin ang MCGI o yung lugar na yan. So kailangan mag-tighten up ng security dahil hindi biro yung ganyan. Lalo na may kalaban ka sa relihiyon na palagi mong tinutokso, pinupukaw ang galit. Eh kung kayo pala ay saglit lamang lang pasukin dyan, mag-isip-isip. Maglagay ng security measures na hindi basta-basta ang makakapasok ang mga ganyang klaseng may samang tangka. Opo. Opo. Yung ano, sabi nila, what if hagisan daw ng granada yung chapel? Ang dami. Eh, napakadali. Napakadali. Eh, mas maliit yun. Ang mangyari. Maliit lang yung granada. Ang mangyari. Ito palakol. Na ipasok. Kaya yung ginakaaway nilang relihiyon, lumalabas eh, nagtitimpi or nagtitiis. Hindi sila hinahagisan ng granada. Hindi sila pinasasabugan dyan. Kung, kung tutuusin, hindi sa pagkampi sa kanila. Eh, sana huwag nang mag-resort sa mga ganyan. Although, uso ngayon ng religious wars na nauuwi sa palipara ng mga missile, sunod-sunod ng mga missile at mga on land na pagtira sa gerang yan. Huwag na tayong makidagdag diyan. Nako! Na tayong pag-ibig, guys. Oh, pag, kung pag-ibig, di pag-ibig na lamang. Opo. Ayan, o. Oh, pag-ibig. Oh. Pero ano ah, in fairness naman dun sa suspect tsaka dun sa biktima. Hindi kasi natin alam eh kung anong motibo. May utang ba siya, hindi nagbayad, may kinalo niya ba siya. Itong biktima, orphan daw siya. So walang nagkasikaso nung bangkay. Sila yung sa convention center ang nag-ako. Yung contact ko diyan sa ano, diyan mismo sa loob, sabi niya may something daw yung biktima na may pagka weird. Basta may something. Tapos yung lalaki daw may nagsabi naman na yung suspect, meron daw history to na ano. Ewan ko kung totoo, may dinaganan daw siya ng yung nakita niyo ba yung post na yun? Yung sa gym, ay sa gym. Hindi yung barbell na mabigat. Ah, yung dinaganan yung pulubi. Pinatay niya yung pulubi. Type jeep? Oo. Pero yun.
But we don't know kung ano, kung siya nga talaga. So, may something din tong ano, kasi meron daw bumubulong sa kanya. Yun. Na ama. Yun yung nalaman natin eh. Sa mga report. Oh, nasa report may, din. Binulungan daw siya na gawin yun. Oo. So, some part na may ano to, may halong mental health issue. Oo. Oo. Na very taboo sa grupong yan, hindi sila naniniwala sa mental health. So, lumalabas, mahina ang pananampalataya nila pareho. Yung suspect lang siguro. Yung suspect. Yung suspect. Siguro. Mabait naman siguro yung ano, biktima. Ewan ko lang din, wala kasi nakakaalam. Iba-iba rin kasi yung story. Hindi natin alam eh. Oo. Hindi natin alam. Pero ganun pa man ang resulta, eh, yun nga, yung pananaga, yung violence na yan na led to homicide. Nakakakaba. Kaya yan ang nakakatakot. Kasi may mga pamilya, kahit ex-MCGI tayo, may mga pamilya rin naman tayo na nandun pa rin. Uh-huh. Paano kung pag sumasamba sila sa kami na ganap na ganung incident, mag-overthink ka rin eh. Oo. Diba? You kaya, can't help na yung mga magulang din magsabi din sa mga anak nila, huwag ka muna nga dumalo. Baka mamaya ay eh, meron pang naglalurking dyan na may matalas na dala. Kaya, oo, kung anak mo sumasamba doon, pagbabawalan mo muna, anak. Huwag muna. Pahiyang ka muna. Delikado anak, mag-online ka muna. Online, oo. Can we also say na may contributor din yung matagal na pagkakatipon na posible na dahil sa pagod, gutom, eh magkaroon ng mga ganyang issue? Hindi may ano kasi, yun. But nobody, nung yung picture kasi maliwanag pa. Tapos, opening prayer daw yung nangyari. Tapos ano, may announcement si Dinav, si Brad, ang pangalan niya? Danny Labales. Danny, ayun. Na wag, wala po munang lalabas, dito po muna kayo, wag muna kayo magliliwaliw. So, it happened, ano, hindi after eh. Parang kalagitnaan or right after nga ng opening prayer. Pero ito ay pang ano na, pang third day ba or second day? Third. Third day. Third day. Oh, ano? So advice na lang namin sa mga members dyan na if I were you, wag magmuna kayong pumunta dyan in person, pero naman kayong mga ano, mga Zoom na ano na pwede kayong mag-attend. Ngayon kung gusto niyo talagang ano, i-take the risk, pag mananalayan kayo, idilat niyo yung isa niyong mata. Nako, nga, no? Mahirap mag-concentrate at magtalaga ngayon yan. Yan. Oo, may hirap mag-ano yan. Paano yun? Baka paano kung kayo magtatalaga? Hirap, no, wala mo nang magtitimey. Wala mo nang yuyukod. Dahil nasa how, likod. How can you feel secure? Kasi maalamang yung mga nakatabi pa ng kapatid na yan na taga. E paano yung mga katabi niyan, nakarinig din sila, it would play inside their minds. Yes. Na pag sila ay mananalangin, lalo na sa ganyang pagkakatipon, pag may kumakaluskus, di mapapabangon ngayon yan. May trauma yon sa may mga trauma. Nakakita nun. So ang tanong dyan is, nagkaroon ba ng parang consultation sa isang psychologist or psychiatrist para ano, magawan ng paraan yung or ma-address yung trauma nila kasi ano yan, mag-uulit-ulit yan sa isip nila yung trauma na yan. Pero at ang gusto sabihin si kapatid na Marijuya. Marijuya, sige po. Marijuya, sige po. Okay, unmute. Yeah. Magandang gabi po, mga kapatid. Good evening po. Evening. Yung sa nangyari nga pong insidente po sa MCGI, syempre, alam naman po natin na may aral po tayo dun tungkol po dun sa depression.
So bali parang dinidisregard po nila yung depression as ano po, bilang Christian ay parang hindi ka po dapat ma-depress kung ano po. So tingin ko po eh meron nga po mental illness po yung suspect po yung pumatay. Dahil po ano, hindi po yun magagawa ng isang normal na tao. Pero kung iisipin nyo po, ang gloomy po nung nangyari kasi mas lalo pong gloomy sa side po ng mga fanatics at doon po sa mga ano po yung pananampalataya kasi isipin nila na demonyo po yung gumawa nun. So, babalik rin sa kanila pero in reality po, mental illness po sa tingin ko po yung pinaka root cause po na nangyari kasi may naririnig na po siyang boses. Sa ina po yun ang schizophrenia kung ano po. Na nakakarinig po siya ng boses. So, sa tingin ko po, meron po siyang pinagdadaanan na mental trauma na kailangan po yun ni matukoy po ng mga psychiatrist para po malaman po talaga yung pinakadahilan paano niya po yung nagawa. Para sa akin yun po yung pinaka ano. Pero doon, kaya po ako nag-raise na lang kasi medyo natatawa po kasi sa halip na MCGI ka, di mo pwedeng isiping mental illness yun. Doon ka papasok sa demonyo yung gumawa. Oh, sige po, yun lang. Bintangan na naman. May report na ano, itong kapatid daw, nag-consultation daw noon kay Bes. Tapos, pinagpaalam niya tayong babae. Tapos, hindi napagbigyan. Tapos, mula daw noon, local dyan sa main North Metro Manila, parang inaano niya, lagi niyang sinusubaybayan yung kapatid. Parang naging stalker. Tapos, may ginagawa yatang something sa labas ng lokal. So, he was a dangerous man na talaga noon pa. So, hindi ko alam ba't nakalusot yung ganito. Ayun ako. Si si Brad Lone Warrior. Pasensya na kasi ano, mahina talagang signal dito sa amin. Okay lang. Para malakas signal. Naman, malakas. Malakas na, malakas ang dating po ninyo. Malinaw naman po. Okay, sige. Masasabi ko lang po dyan, no, doon sa mga paalala po natin palagi, na kung gano'n na po ang nangyayari sa loob ng MCGI, mga kapatid, ay kailangan na po talaga natin na pagdadalo po tayo dyan ay magtalaga po tayong lubos sa lahat ng ating mga gawain. At iwas po tayo sa anumang mga gawain ng mga panlaman na makahadlang sa ating pagtatalaga sa ating pagdarasal dyan. Kasi delikado yan, Bukoli, dahil mayroon mo naninikluhod. Eh, mas lalo kang magdududa niyan, Brokoli, kung bakit pinahintulutan ng Diyos yun. Diba? Kaya, yun ang ano eh, ayaw naman natin na magkaroon ng duda yung mga tao sa existence ng Diyos, ba? Diba? Yun naman yung ating ano. Pero, dahil dyan kasi sa mga pangyayari na ganyan, parang mas makakadagdag ka pa sa bilang ng mga taong magdududa eh. Diba? Kaya, yung mangyayari dyan, parang, iwan ko, di ba dati-dati, masyado nilang pinagmamayabang dyan sa kapalit na well-secured daw talaga sila, talagang wala daw nakakapasok na anumang mga firearms, wala nakakapasok na mga anumang patalim, di ba? Meron pa nga dati dyan, alala ko, Brokoli, there was a time na ginaya nila yung style sa mga ano airport. Ano bang padaan yung bag mo sa parang... Talaga? Ano, oo. Metal detector. Metal detector. Oo, there was a time na talagang very strict na yung apalit noon. Talagang parang sa airport ka na eh. Di ba? Parang ganun ang style. Di bakit ngayon? Ano nangyari? Anyari. Di ba? Oh. Ang ginawa pa nga dyan, Rocoli, is kagaya lang din yung ginawa kina Soro noon na isang malaking trahedya, pero binrush out lang. Kung hindi nga siguro Brokoli at Kuya Soro ni-report ng ibang media yon, hindi mababalitaan sa media yon eh. Ang napansin mo nga nun, Kuya Soro, di ba? Mali-mali yung mga information. Information? Ano raw kami? KKTK daw kami. Kabataan daw. Kapisana ng mga kabataan o sa kaunlaran. Wala naman doon, wala naman ganun. Headed by ano, Cesar Manalo. Cesar Manalo? Sino yun? Hindi ko kailangan. Kwat yun.
Very... Saka Lone Warrior, di ba? Naalala mo yung nalunod sa palaisdaan during NYC? Oh, iba din yun. Din yun eh. Mm-mm. Parang, ewan ko lang diyan sa kanila, parang ano, sanay na sila sa pag ano, pag cover up na parang yung isang big deal na tragedy ay gagawin lang nilang parang wala lang. Na gaya nung nangyari kina Zorro, parang yung nangyari doon sa Maguindanao, ano, massacre, parang gano'n. Oh. Inaano lang nila. Friday parang na minaw- yun. Kailan ba nangyari to? Sunday? Ano ba yung third day? Sunday, di ba? Oh, 5 days na nakalipas. Wala pa rin balita. Diba, sa kanila, parang ano na sila sanay, parang ano, manhid na sila dyan. And they will cover it up para lang umaga alang-alang sa karangalan ng kanilang church, Bacoli. I think so. At hindi sila maano. Hinihintay ko nga, Brad Lone, hinihintay ko nga na itiwalag nila yung nanaga eh. Diba? Itiwalag yung nanaga at ikundi na. Ikundi na. Eh, lumagpas na yung prayer meeting na banggit niyan. Yung mga buhay sa prayer meeting. Wala pa silang nilalabas na official walang statement eh. Walang circular. Ayun ako. Gusto ko nga makita yung ano, gusto ko marinig yung ano ni Potato Manoy, yung kanyang stand yan. Kasi parang hindi ano eh, parang hindi marapat eh. That is an immoral act eh. Immoral yan na hindi mo ikundi na. That is an act of, ano, of, pwede ko ba sabihin, an act of terror? Kasi, gruesome eh. Saka, parang, endangered yung mga nandun. Gruesome. Bukoli, parang scenario. Parang sa isang horror movie na, ano, Halloween, Halloween. Friday the 13th. Friday the 13th ngayon, Bradlon. Ngayon. Palagay ko dyan, parang nababackfire sa kanila yung atake ni Bess noon laban sa mga INC, di ba? Palagi siya naglalabas noon ng mga skandal ng INC. Halimbawa, inatay sa loob ng kapilya, mga ganyan yung bang merong mga nalalabas sa mga tabloid, di ba? Yung mga ganon. Mahilig si Bess doon eh. Ngayon, kung halimbawa, yung event na yun, Brocoli, na nangyari niyan is nabalitaan niya nung mga Bulgar, Titik, yung mga ano, Pantera, di ba ilalagay nila yan sa harap na pinalakol sa loob ng sibal. Yung ganon yung mahilig ng mga ano dyan. Yun ang iniiwasan nila na mangyari siguro. Kaya parang inano lang nila, tinago na lang nila at kung mabalitaan man ng iba, hindi masyadong ganun ka-scandalous na kagaya nung nababasa natin noon sa nangyayari sa ibang kapilya. Kaya, yun po, Brocol. Oh, Brocol, okay. Pinagbabawalan yung mga nasa group chat. Huwag daw magpo-post ng ano, binura. May nakita akong ano eh. Oo, may nakita na, akong ganun. Pinagbuburma. Huwag pong magpo-post ng ganun. Baka kumalat, paninira laban sa ating iglesia. It's a news eh. Anong paninira? Ito, yes. Kaya itong si ADD-MCGI Defender is informed ito. Napak-ignoranting itong ito na pati yung news organization kagaya ng GMA. Dinidiscredit. Sabihin na hindi to dinidiscredit at pinamamalita na hindi totoo. Ay, ikaw, nag-iisip ka ba, ADD-MCGI Defender, kung ginagamit mo yung kukote mo, okay. Na mahilang dapat marinig yan sa pangasiwaan ninyo. Marinig sa manggagawa mo at sa DSR per se. Bakit nabalita sa mga news organization na hindi mo alam? Ikaw ba'y pinagkakasin mo dyan? Pinagkakasin mo dyan? Hindi ka pinagkakasin. Hindi dahil wala kang alam, ignorante ka. Napaka-ignorante mo. Ikaw, pumasok ka rito. Mag-usap tayo. Yung mga pinarang sa amin. Sige, usapin natin. Inahamon kita. Pumasok ka rito. Sa mga news articles at saka sa report ng police. Ikaw, napaka-ano mo kasing tiyo ko eh. Lahat sa mamalian mo, sumunod ko, blind fire ka, na taga-sunod.
Kitang-kita lang kita hindi na pumutol. Napuputol ka, Balsoro. Choppy. Pasensya na ho. Putol-putol, pasal-putol ka. Si Mutato ni Manoy, may sasabihin ako. Mutato Manoy, baka meron sasabihin. Bad Manoy. Sana. La. Kanina parang umilaw yung kanyang ano. Teka nga. Mag-ano lang siguro yun na open. Ah, commuting daw siya. Okay. Okay. May tanong si Antay Palakol. Di ba si Jesus ang pumapagitna sa pagkakatipon? Ba't ganyan ang nangyari? Merong mga talata kasi, yung ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos. Tapos meron pang ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Ay. So, I don't know. Meron ka tayong isang kasama na nagtanong. Ano daw ginawa ng mga nakakita, yung mga nandun? Bakit hindi daw inawat? Eh ako naman, kung ako siguro na may makikita, may dalang ganyan na may tinataga, ay hindi ako lalapit, baka ako yung mataga. Baka pati ako mataga. Baka matamaan. Parang si best lang. Na. Baka sa akin sumapi yan, sabi nga. Sumapi yan. Sa SP. Ang pinangangalat daw ngayon, fake news daw yan eh. Sabi ng mga panatiko, fake news. Fake news. Sa PNC yung nga. Mayroon pa isa nakikipag-away kay Kuya Adil eh. Yung ano, doon sa ano niya. Talaga daw ang mga tik-tik, pinaparatan. Grabe ang pagkabulag. Maglabas na sila ng statement. Kasi if there's nothing to fear, there's nothing to hide. Yeah, tama. Oo. Ano sa tanong ng iglesia dyan? Oh, paano mo ngayon makukumbinsi yung membrong babalik dyan kung hindi ka naglalabas ng statement mo? Tsaka ano, ang inaano ko rin yan, ano, Kuya Nobody, yung what if nung nangyari yan, nung time na tayo'y in the level of fanatics pa, ano kayang reaction natin dyan? Di ba yung, ano, yung iniisip ko noon eh, kung halimbawa nangyari yan noong time na nandun ka pa, active ka talagang ano. Siguro ang gagawin mo rin dyan, Bokoli, yung kagaya ng ginagawa din nila. Parang naintindihan ko rin. Kasi parang, yun na nga, halimbawa, may kalaban tayo, tapos parang ang nangyayari is parang gumagawa sila ng paraan para ibagsak ang MCGI. So siguro it is a natural ano, parang self-defense nila. Kumbaga, gagawin nila, i-ano talaga nila, i-discredit nila yung nagsasabi kagaya nung ginagawa ng mga naglalabas ng reports about dyan, i-discredit talaga nila at gagawin nila, ah, fake news, yun na lang siguro. So, siguro inisip ko, ganun ang nangyari sa atin, diba, doon ka pa, during the Leves Procoli, nung halimbawa, nung time Procoli, ikaw ay nagda-drive pa ng van ng Amoy B. Ano kaya ang magiging reaction mo nun, Procoli? Siguro, ano ka rin, sabi mo, ay, wala yan, ano yan? Ano lang yan, kalooban siguro yan at ano na yan, may pahintulot siguro yan at inalis na siguro yan sa ano, inalis na siguro sa kasamaang darating. Yun siguro ang sa isip maraming mo. Maraming pwede na ano, talata na pwede mong gawing excuse. Yung Maya, sabi nung ni Brad Okra, Maya. Kasalanan naman ng Maya to. Hindi mahuhulog sa lupa, kundi ipahintulot ng ama. si Satanas ang sisisihin, sabi nga ni Peculiar eh, nag-breakfast lang si Satanas, sinisi niyo na naman. Sinisi si Satanas. Kasi yung sinasabihin na inaalis sa kasama ang darating, yung bang nangyari sa kanya, anong consideration mo dun? Hindi ba masama na yun na dumating? Masama na yun. Pwede ka naman mamatay na ano lang. Tulog. Natulog ka lang, di ka na nagising. Kaya nakaapak ka ng balat na saging o na nadulas ka, umuntog ulo mo. Mga ganun lang. Bakit kailangan pang palakol? Very brutal. Yung palakol, guys, nasa eBay na po, binibenta. Pag may tatak na ano, ganun, mas mahal. Tapos pag may konting dugo, mas mahal din daw.
Joke lang. This only proves, hindi, pwede ba natin sabihin na baka hindi effective yung training sa QUAT? Oo. Nag-ano pa sila? Sa KD-Rock. May lapse yun. May lapses talaga. Oo. Wala namang ibang sisisihin dyan, di ba? Sa mga ganyang instansya, kundi ang security. Tsaka may pa-training-training pa sila. Nagbayad pa sila ng 2-5. O kasi, di ba, may dapat kasama sa training nila yan, yung crisis management at tsaka ano, yung mga ganyan na incidents. Kasama dapat sa training yan eh. I hope they would consider doing that, updating their training sa security nila. Or else, hindi lang yan, hindi posibleng mangyari yan ulit. Oo. Kasi nakita nila na ganyang collapse yung security. Oh, maganda nga po yung napag-uusapan na babanggit ni kapatid na bro Nobody at saka ni kapatid na Lone Warrior. Kasi nilalagay nila tayo sa perspektibong halimbawa ikaw yung membro o ikaw yung kuat. Meron siguro talagang mga panatiko na ididepensa pa sa halip na tanggapin yung katotohanan ng nangyayaring instansyang yan. Eh, ang mangyari, idepensa pa at iwaksi. Pero kung meron siguro naman ding iba na mag-iisip din ano, na yung realidad na nangyayari na miyembro sa miyembro nagtataga at miyembro sa miyembro. Kasi mukhang eksperto ang paggamit ng palakol nitong isang ito dahil kasi hindi lang isang tira ang nangyari sa pangangatawan ng biktima. It would make you think sa mga bagay na nasasabi ngayon, kung talaga bang tayo, eh, kung sila ba ay sinasamahan ng Diyos. Kasi itong nakaka-trauma ito eh. Mapapatulala ako eh. Na bakit may ganitong violence yung pumapasok? Totoo ba ang samahan natin ito o hindi? Tayo ba talaga kinululugdan ng Diyos o hindi? Dahil maraming talata na ang Israel ay talagang tinulungan ng Diyos. Pero pagka mayroong masamang tao sa loob ng nasa iglesia na nasa ilang, iniaalis ng Diyos. Pero itong taong ito, inalis ba ng Diyos? O dahil may ginagawa siyang kasamaan? O siya ba ay ini-eliminate na sa kongregasyon? Tsaka mga kulas, ano yan utos yan sa mga ngaral, yung security ng mga miyembro. Utos yan eh. Nasa Biblia yan eh. Talaga ba? Basahin natin dun sa ano, sa Gawa 20, 28 hanggang 29. Sige. Natanin nyo ang ano? Buong kawan? Natanin nyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Pag sinabing ingatan, ibig sabihin nun, may pangangin. Aking talas, parang kidi na ako ha. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga galib na logo na hindi magpapatawad sa kawan. Responsibilidad ng mga ngaral yan na ingatan yung kawan. Pag sinabing ingatan mo yung kawan, bawat tupa doon, iingatan mo. Wala dapat mapapatay dyan. Wala dapat masasaktan dyan sa mga tupa. Oo. Totoo yan. At all literal cost, at spiritual, totoo yan. Dapat tangan. May kaayusan lahat. Gawin ninyong may kaayusan. Ayan nga yung ano eh, batayan kaya nag-organize ng mga QUAT, CIS. Di ba yung ano na yun? Kaya nag-effort pang training pa nga yan noon eh. Kasi nga daw, hindi lang daw dapat sa spiritual magkaroon ng security, kundi pati daw sa physical. Kaya nagkaroon ng mga QUAT, CIS, mga rescue training, di ba? Especially, mahilig sila ngayon na makipag-interact sa labas, sa kakalugaw-lugaw nila. E paano kung yung bibigyan nila ng lugaw ay may panaksak yun? Iniingatan ba ninyo mga miyembro nyo pag nagko-contact kayo ng mga good works nyo? Baka puro kayo pakain ng lugaw, eh meron na palang grinipuhan sa mga kasama nyo, hindi nyo pa alam. Nako, nakakarimarim talaga. Makakaisip ka talaga ng bagay na self-preservation.
pagka ganyang may nangyayari ng ganyan. At it would also make you think, bakit nangyari? Ito dapat i-address ng mga ngaral. Bigyan tayo ng kaliwanagan. Kasi ako, ang gusto ko lang talagang tulig sa Indian, eh yung aral. Ayoko nga ng mga gantong usapan. Pero it would make you think, dapat i-address ito ni KD at bigyan tayo ng kaliwanagan. Baka may hiwaga kung bakit nangyari yung mga ganyan. Dapat mag-lay down siya ng foundation kung ano ba ang dapat na magiging paniwalaan natin o pananampalataya ng mga panatiko dyan para masuportahan yung ganung klaseng mental frustration. Yung pwedeng maidulot na trauma doon sa nakakita at nakakabalita ng gantong bagay. Si Soriano nagbibigay ng mga pointers sa atin para mag-guide tayo na hindi masyadong ma-frustrate. Pero ito, hindi mo pwedeng sabihin, ito ay isang fake news dahil talagang may ebidensya. Alam din nila nangyari yan dyan sa kanila. Sa looban. Parang ginagawa nila dyan, ano, ang paraling din yung nangyari ng mga sinasabi kong mga tragedy ng mga nakaraan. Parang they will make it as, ano, yung minimize yung damage, magkakaroon sila dyan ng damage. Ang gusto nila mangyari dyan is i-control yung information na mas kukunti yung mga members na makakalam. Kaya nga, di ba, yung mga GCGC lang, di ba, doon lang na kumakalat. Pero mayroon marami pang mga members dyan ang hindi talaga alam kung ano yung nangyari, kung ano totoo ba yan, ano ba yung issue na yan. Majority siguro sa mga members dyan, hindi pa nila alam yan. Parang, kailan ano kasi ito nangyari, Brooks, yung ano, yung pananaga? Ano Sunday eh. Sunday. Day 3. So, alam ba nila noong October 10 ay World Mental Health Day? Sakto pa. Lahat sakto. Friday the 13th. Oh. World Mental Health Day. Nagano kami, meron kaming mga seminars na ganyan every year during the World Mental Health Day. So this year, nataon siya ng October 10. So it's right after nung incident. So I think they should no longer yung tawag yun, yung iset aside yung mental health. Yung tao na yan na nakapanaga, hindi natin alam ang history niyan, hindi natin alam kung ano yung punot dulo niyan, bakit siya umabot sa ganyang mentalidad. It's because hindi siya nakuha sa tuhod at sa hig. Yung sitwasyon ng miyembro. May bumubulong na kasi. Oo. Mahirap talaga nga yung ganyan. Nasa likod ng isipan mo, eh hindi ako masyadong secure dito. Kung sa bagay kasi, yung si KD, nando dun sa KD Rock. Yung mga nasa Apalit na nagsiselebrate ng Piesta ng Diyos, sila ang malamang hindi pwedeng hindi nila alam yan. Makikita at makikita nila yan. Kaya hindi nila pwedeng itakip talaga yan. Na basta na lang atin-atin lang yan. Nako. Eh di ba nga binabatikos nila ang Katoliko na kapag nagpipiesta, meron daw laging alay. Mamatay. Ay, oo nga, no. Oh, eh, kaka-piesta ng Diyos nila. Tapos SPBB pa. SPBB. Tapos ganyan yung nangyari. Ibig mo sabihin, alay na. Ibig mo sabihin, Brad, nobody, pagkapareho na lang ng kategorya ito ng Katoliko, yung piesta-piesta din nila. Di ba? Kaya nga, nung nabalitaan ko yan, nung sinabi yan, na ang daming ano, pumapasok sa isip ko. Sabi ko, grabe. Ano na yung batikos ng MCGI sa mga piyestahan? Kaya hindi daw sa Diyos yan kasi may namamatay. Di ba yung sa piyesta sa Apalit, yung piyesta ni Apong Iro. Di ba? May namamatay dyan, may nalulunod eh. Sa ilog ng Pampanga, pag piyesta ni Apong Iro, So paano ibalik sa iyo ng Katoliko yan ngayon? Yun na nga iniiwasan nila diyan kasi nga grabe yung pang-aatake nila nung pangbabalahura nila noon sa ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Cristo, yung pinalabas yung mga tabloid clippings Bukoli na yung mga kapilya, killing, ano tawag doon, ganun-ganun.
Eh ngayon, halimbawa, eh ngayon lang nangyari, naglalo ng INC ngayon, eh, hindi na, wala nang ang tamang daan eh. Pero kung halimbawa nangyari yan during the time of kainitan ng tamang daan, nako. Ay! Nako, asartal yan kay Michael. Oo. Mabiging pulutan talaga yan, yung ganyang insidente na yan. Kumbaga nagkataon lang ngayon. Ito ano, Breadlon, kaya hindi nila in-announce. Kasi yun kasi yung main reason nila eh, na baka gamitin ng kalaban against them. Kaya, oh, wala po magpo-post, wag na pag-usapan, ganun. Pero nasa yung pagtatapat? Diba? Nakalipas yung prayer meeting, you should have announced it na may ganito nangyari. Ingat po tayo. This is an isolated incident na hindi po talaga ito nangyari. Pwede po sabihin na ganun. Mapaliwanag mo ng maayos na mula po ngayon, ganito po gagawin namin, higpitan namin. Safe po kayo dito, wala po sanang ano, matitisod sa ganung pangyayari. Eh wala. Remember broccoli, mag-alalay. Remember broccoli yung insidente sa stampede sa ano, stampede sa Ultra. Oo. Sa Wawawi. Mm. 'Di ba daming namatay doon para mahigit 100 ba, 99 ba or what? Ang daming namatay doon. Anong ginawa ng ABS-CBN? Itinago ba? Naglabas kagad sila ng official statement nila. Pati si Willie Revillamin naglabas ng official statement. Tapos gumawa sila ng action kung paano nila mape-prevent yung ganong insidente ulit. Yan ay isang ano din yan eh, significant na pinakikita sa atin ngayon. Ang MCGI ay isang bona fide na kulto. Kasi yan ang gawain ng isang kulto, ang magkubli ng katotohanan. Mm-hmm. Nang lalo't lalo na ng mga ganyang insidente na may nagbuwis ng buhay. Dapat hindi yan kinukubli. Hinaharap dapat yan heads on. Di ba meron din ganyang klaseng nangyari din sa Japan, yung how to be a cult leader na may namatay. O di ba, inaano nila yon, kinatago nila. Pagka ganyan ang mentalidad ng isang leader, pinakikita na lamang sa atin, yan ay maliwanag na kulto. Diba? Opo. Parang ano kasi broccoli, lumalabas yan parang ano eh, para bang sa alang-alang lang sa karangalan ng iglesia, para wag lang masira ang pangalan ng church. Oo. Yan kasi ang ano diyan ay mantra ng mga ano diyan, mga fanatics. Baliktad eh, baliktad ang effect niyan. Oo, yung talagang kahit na sila yung ano, mayroong na naagrabyado, basta wag na wag lang matarnish ang pangalan MCGI. Ayun. Yun din yung nangyari noon. Time na yung nangyari kina Soro, yung nangyari sa Maguindanao, ganun. Parang inaano lang nila, parang dinidisregard lang, hindi nila ginagawang big deal yun. Para alang-alang lang na maproteksyonan ang integrity at karangalan ng ang dating daan or MCGI. Parang yun ang kanilang ano dyan, parang driving mali force nila. Mali eh. O yun na nga. Sabihin naman nila, ano tayo, tayo na naman tama. Eh talaga naman eh, di ba ang nagtatapat sa kaunti? Nagtatapat din sa marami. Oh, ito hindi naman maliit to eh, malaki to eh. Big buhay deal. Yan. Tapos hindi mo sasabihin. Eh ano pang hindi mo pagtatapatan? At doktrina yan. No. Kasama sa doktrina yan. Naku, ang simpatya ko na naman. Kung yung nga lang ganyan, Rokoli, tinago nila. Lalo na yung mga ano-ano lang issue kukul sa mga ano area-area, gano'n. diba? Hindi pa kung yun kung yan nga natago nila, yeah, lalo na yung ano, yung gano'ng mga issue, diba? Wala na yan. Ilang mga taon issue na tago yung area-area. 2019 yun eh. 2023 lang lumabas. Dahil may naglakas ng loob. Yung katotohanan din tungkol sa kaso ni Soriano kung bakit siya umalis at di niya hinarap. Yan, itago na lang alamang din. Hindi na rin naungkat. Dapat harapin ng diretsya. Kung talagang kayo'y malinis, pwede niyo namang sabihin yung anong depensa nyo dyan. Kasi ang mga apostol nagdepensa sa kanilang mga sarili pag lalo na sila'y nakakaladkad sa hukuman. Hunahin na harap nila yan. Kaya nila itinatago yan kasi nasa himnatyo yan.
Ito ay natago sa malaong araw. Kaya tao ay naligaw. Naligaw. Eh, kaya maliligaw nga kayo dyan pag kami ang isang samahan ay nagtatago ng mga ganyang klaseng insidente, ay talagang yan ay maliwanag na kulto. Gawain ng mga kulto ang hindi pagharap sa katotohanan. Mag-apologize kung dapat mag-apologize. Ang Ayala din dati nag-apologize doon sa biglang sumabog. Ay, yung sa Glorieta? O sa Glorieta, di ba? Nag-apologize sila noon, public apology. Mm-hmm. It's an honest mistake. Tama. Pati nga, hindi potato naman... corner eh. Alam, isang potato corner. Ano yun? Nag-hire sila. Hiring kami ng qualification. Kailangan sexy, ano, maganda, makinis. Ay, yun pala yun. Ang daming nagalit. Para nag-public apology. Eh di, kung hindi ka sexy, di mo ka mag-apply dyan. Madali lang naman. Marami namang ibang makapag-apply yan eh. Pero nag-take offense. Part kasi offense. Ng ano, marketing di ba? Pag maganda yung nagtitinda, makabili nga dito. Di ba? Raising personality. Ayaw nila yung hugis potato, no? Hoy, potato manoy, oh. Pero at least nagtatapat, di ba? Tatapat sila, nililinaw nila kasi it can cause confusion sa company nila. Yes. Even, even yung mga news company, kapag may naibalita silang mali, may ano sila, erratum sila, o parang may ano sila kagad na yung kung nireport kanina, mali po ito, ito po yung tama. Nasabi nilang ganun. And that's how you build your credibility. Tama. Oo, yan ang mga dapat na makitaan sa kanila na sila'y may kredibilidad. Brad Nobody. Opo, Brad Nobody. Sige po. Ang sinasabi po kasi ng mga yan, tayo daw kasi ang walang kredibilidad. Kasi nagtatago daw po tayo sa mga maskara. Ng kung sino-sino. At least tayo nagtatago sa maskara. Hindi natin tinatago kung ano yung mali. Inilalabas natin. Ano ang totoo. At kung ano yung totoo. Nagtatapat tayo, di ba? Tayo kaya yun? Kasi ina-assume ko na tayo yun dahil nakamaskara. Tapos kung may magpakita man sa inyo, magpakilala man, in-assume ko ako yun. Ako lang naman nagpapakita. Oo, hindi. Si Broxy. Wala namang ibang... Yung baga Broccoli, ang nangyari pala Broccoli, nasa iyo na pala sumanib. Yes! Ang kireto ni Datan, Abiram, Kore, Hanes, Hambres. Ay, sige. Broccoli, kumbaga, nasa iyo na nasalin Broccoli ang buong kapuspusan ng rebelyon. Yun! Ang kireto ng rebelyon. Hindi mo naisin yan demonizing. Kasi nabasa sa Bible. Mag-proceed na tayo doon. May dagdag pa ba kayo doon sa ano? Sa issue ng palakol? Okay na tayo doon. 1 hour okay na rin. Okay na siguro. Bilis 1 hour na pala. Oo, mahigit. Gusto kong masige. Last na lang siguro. Ako, kinocommend ko ang mga thoughts ng kamakasama dahil kasi hindi ko din nakalain na ganito kalalim ang kahihinat na ng pag-uusap na ito. Marami akong natutunan. Ako, I would like to really give appreciation dahil talagang ang dapat tayo mag-ingat pag ang samahang nagsasabing sila'y sa Diyos at sina may tinutubuan ng ganitong klaseng mga resulta ng paggawa ng mga kaanib o miyembro, dapat na tayong mag-isip. Kaya yan ang gusto ko pong iiwang isipin sa ganyang klaseng topic. Mm-hmm. Mas Toto. Ano pa eh, Brad? Mas naunang sumagot pa si Totoy eh, nag-live siya, Totoy Bibo. Tinanong ko, bro, ba't hindi pa rin nababalita? Bakit news blackout? Sabi niya, anong pake mo? Eh gusto nila ng pangasiwaan na i-news blackout. Wala kang pakialam, sabi sa akin. yan talagang bulag. Yan talaga ang bulag. Kasi sa'yo mangyari yan, yung mga pinagsasabi mo,
So yung mangyari yan, yung nangyari sa kaawa-awang kapatid, wala kang kaalam-alam yung pinagsasabi, wala kang kaano-ano, wala kang kasimpatiya. Agree siya. Yan, hindi ko ipapago. Grabe. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap sa mga bulag. Bulag talaga. Ayun. Dino-joke ko na lang siya. Sabi ko, magtitinda ako ng helmet. Dun sa ganyan. Para yung lahat ng dadalo, magsasuot ng helmet, safe sila. Nagalit na naman si Totoy Bibo. Grabe nung nakaraan, sigaw, grabing sigaw niya, no? Yung talagang nagdala pa siya ng mga kaaliado niya sa, ano eh, sa TikTok eh. Yung, ano? Oo. Break na daw sila ni Brooks. Walay na. Inagaya ko kasi si Bess, sabi ko, bastos talaga, bastos. Yung popular linya ni Bess. Akala niya, siya yung sinasabihan kong bastos na directly to him. Eh, ginagaya ko lang naman yon. Nagalit sa akin, sabi niya, hindi na daw makakasampa sa live niya. At ano? Hiwalay na. Ano? Hindi eh. Oh, maghiwalay. Ano? Kung ganyan din lang, maghiwalay na kami. Sabi niya, maghiwalay na tayo. Alam ko sinabi sa iyo, tol, ano, magsusulian na tayo ng kandila. Romance. May namamagitan pala sa inyong dalawa eh. Maghiwalay na kayo. Kilig-kilig si Totoy. The more you hate, the more you love. Yes. Okay. Oh, Totoy, hindi ka namin inaaway ha, Totoy. Mahal po namin kayo. Pumasok na yan dito. Pagkulas. Ilang beses nang pumasok dito. Sana magbagong isip. Ah, naluluma na rin. Sa TikTok, eh, ano siya doon eh. Parang kawawang ano siya doon. Parang api-api. Talaga. Grabe yung mga ano doon. Inaaway niya kasi... Lahat ng mga pinapasukan niya, inaaway niya. Ano din kasi siya, parang ano, hindi talaga din siya nag, ano eh, parang wala na rin siyang respeto. Tapos sabihin niya na yung dapat hindi daw siya bababa, talagang magpapatuloy siya. Tapos yung manner ng pagsasalita niya, halata mo na lang na ini-extend na lang niya. Tapos kunwari, kalmado siya, pero pikon din pala nung nakaraan. Eh, ganun lang ginagawa niya eh. So, ano na, break na daw na ni Brooks. Wala na. Maghiwalay na tayo, sabi niya. Hello sa 30 watching. Okay, let's proceed. Let's proceed to the topic upang tiktikan ng kalayaan. Kasi lahat ng sinasabi natin dito, sasabihin naman niya, tinatanggalan nyo ng kalayaan yung mga ngaral na sinugo ng Diyos. Yan. Tapos tayo yung hand... Ano? Hanes at Hambres. Hanes Hambres. Jotrepes. Si ano, Datan Abiram Kore. Oh. Wala bang kulas? Yung patriarka. Kasi ang gaganda ng mga pangalan. Sa point of view ko, as an agnostic, pagka may binasa ka sa isang ancient book. Tapos okay. I-re-relate mo yung sarili mo doon. Hindi tama eh. Paano si ganto, ganto. Eh kung magbasa rin ako Harry Potter. Oh, kung paano si Harry Potter ay ganto, ganto, ganun din ngayon. It's just a book eh, na history, 'di ba? Historical record lang 'yan. Tapos so ang inaano kasi nila diyan. Ano kasi nila dyan, Brocoli, yung ano eh, yung sinasabi kasi nila siya, ang nangyari sa nagdaan, eh, nangyari na at mangyayari pa, di ba yung binabasa niya? Oh, kinuha din doon sa binasa niya. Oh, circular lang to. Anong masabi niyo dyan? Sige. Nobody. Well, sige. Oh, sige, sinabang. Okay. Sige po, kayo po, nobody. Po. Ang sa akin po, agad-agad na pwede nating buksan dun sa ayan topic nga natin, kalayaan ng sugo ng mangaral. Agad-agad kaagad na pumasok sa isip ko, kung ikaw sugo, sino ngayon talaga pa ang sugo? Ikaw o yung binabasa mo? Kung ang binabasa mo
ang tunay na sugo, hindi ikaw ang sugo. Ang sugo yung binabasa mo. Kasi may kahuli-hulihan ng mga apostol. Yun ang mga sugo ng Diyos. May nakasulat na eh. Kung halimbawa, ikaw pala'y mangangaral, ang tanong na lamang, ba't ka nakikibasa dun sa mga sugo? Di, ang mga sugong totoo, yung binabasa mo, hindi ikaw. Hindi. Eh, kaya, ano nga daw po eh, paano nga daw sila makakapangaral kung hindi sila sinugo? Oo, oh, yun yung mga taong nagsulat na sinugo ng Diyos. Kaya ka sila sugo. Kaya tayo bumabasa na lang. Oo, sila na yun. Ngayon, oo, sa panahon nga, no? Natin. Oo, sila na yun. Sila, kasi hindi. Oo, sila lang yung sila ayun. Na lang yung sinugo. Nagbabasa nga lang sila. Nagbabasa lang tayo eh. Oo. Oo, ang mga nangangaral, binabasa mo. Mahiwag ang mabuksan kay Mang Kulas. Eh, di ba? Eh, kung sugo ka pala, huwag ka na bumasa. Eh, ang sugo talaga ngayon, ang yung binabasa mo. So, ang mga sinugo, yung mga nangangaral sa atin, kaya sila nga ang binabasa natin pag nangangaral eh. So, ang aral ngayon nila, ngayon yun, hindi natin ngayon aral yun. Binabasa na lang natin yung aral nila. Oo. Hindi pala siya sugo. Kaya ano ngayon, ano ngayon ang kalayaan mo ngayon? Eh mali-mali ka na ngayon. Kaya ang tanong ba, may kalayaan ba kapag nangaral? Yun ang tanong eh. Kasi sinasabi niya, may kalayaan daw. Kaya daw sila tinitiktikan. Ano bang sa talata yun sa ikalawang Timoteo? Ay, pan ba yun? Yung pantiktikan ng aming kalayaan. Galacia 2:4. Galacia 2:4. Upang tiktikan ang aming kalayaan. 2:4. Ayon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihi, na nagsipasok ng lihi upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Alam mo yung talatang yan, bidaya na naman yan ang paggamit yan. Ang hinahighlight nila dyan, ang apunti sila, yung ang aming kalayaan, taglay namin kay Kristo. Itaas mo lang ang basa sa 3, ano yung sinasabi ni Pablo na kalayaan nila kay Kristo at hindi sila ilagay sa pagkaalipin. Tinutukoy dyan yung pagtutuli kay Tito. Yun, data po yun. Maging si Tito man na kasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. Ayan. Hindi siya pinilit na patuli. Tinanggalan siya, tinatanggalan si Tito ng kalayaan na huwag siyang patuli. Bakit? Kasi Griego si ano eh. Si Tito eh. Eh yung mga Greco-Hudyo, gusto nila ibalik sila sa pagkaalipin sa kautusan ni Moises na may pagtutuli. Eh kay Kristo, wala nang pagtutuli. Kay di pagtutuli, kay may pagtutuli, wala nang usapan dyan. Inalis na yun. Kinonsult pa nga ni Pablo yan eh, sa mga ano eh, di ba? Sa mga apostol. Dahil nga nagkakagulo, gusto nila tuliin nila si ano, si Tito. Siguro, si, ilan taon na kaya si Tito dito? May 30 times na ba dito si Tito? Oh, medyo adult na yan. Siya. Adult na yan siya. Oh. Adult na yan. Tutuliin mo pa yung ganitong sa kumusa stress on si yun na wala na ni pagtutuli. Buhay hindi maaaring magkaroon ng Griego, ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, alipin, ng laya. Kundi si Kristo ang lahat sa lahat. Yun yung sinasabing kalayaan na taglay nila kay Kristo. Yung pagkaalipin na ilalagay sila ay yung pagkaalipin ulit sa kautusan ni Moises na may pagtutuli. O ngayon, ano pa yung ginamit niyang talata na para sabihin niya na may kalayaan na siya, kagaya ng kay Timoteo. Binigyan na daw siya ng kalayaan, pinakawalan na daw ni Pablo. O basahin natin yung talata.
Yung sa Hebreo 13:23. Natawa kami dito eh, tapos na-realize namin may daya pala dun. Pakilagay nga sa screen mo, Kulas. Opo. May, opo. Again, ng Hebreo. Ito, ayan. Ayan, ay, teka. 13:23, no? Nawawala yung option Hebreo ko. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na. Na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. O kaya daw, si Timoteo may kalayaan na. Pinawalan na ni Pablo. Opo. So yun po ba talaga yung ibig sabihin nun? Bakit po ba sinabing si Timoteo ay pinawalan na? Kung itataas mo lang yung basa dyan, sa may bandang uno, patuloy, makikita mo yung history bakit sinabi ni Pablo yon. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila ang mga tinatampalasanan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasanan sa katawan. So itong insidente na to ay nakabilanggo si Timoteo, nabilanggo si Pablo, ikinikwento niya. Kaya nung sinabi sa 23, si Timoteo ay pinawalan na. Sino nagpawala? Hindi naman si Pablo. Si Pablo na iwan sa kulungan. So hindi yan yung kalayaan na sinasabi ni Katie na may kalayaan kang mangaral sa paraan na gusto mo. Hindi. Pinawalan siya sa kulungan. Meaning, hindi naman siya nakulong eh. Hindi naman siya nakulong, no? Not nobody. Oo. So ikulong natin siya. Parang kanta niya, please release me, let me go. Ganun ba yun? Kaya kung i-check mo yung history ni Pablo, ang history ni Pablo, sa pangangaral niya, lagi siya nakukulong. Kahit saan siya magkukulong. Literal na kulungan. Literal na pagkakulong. Oo. Nakukulong siya palagi. Kaya nga lagi siya nagsusulat. Kaya nga sa niya, inyong talastasin na ang kapatid na si Timoteo ay pinawalan na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kung kasama niya. Kasi nag-i-expect siya ng dalaw. Na ire-report sa mga kapatid na nakakulong siya para maibalita sa kanila na nakakulong siya at madadalaw siya kasama si Timoteo. Yun. Naloko na. Pero ano to eh, unintentional na binabasa namin nung ano, nung sa Discord doon. Tapos nagulat na kami. Oo nga no. Binasa mo yung buong pag chapter. Binasa mo siyang buo. Ganun siya. At chinek ko yung ano, yung mga ibang libro ni Pablo na sa mga kapanganiban sa mga kapanganibanan, kapanganiban sila. Tang twister yan eh. Diba? Tang twister. Sa mga kabilanggo, sa mga tanikala. At sa pagalay, madalas. Madalas. Sa paglalakbay, madalas. So, ganun yung ano ni Pablo, yung style niya. Kaya lagi siya nagsusulat. Yun pala. Kaya hindi ibig sabihin na si Timoteo, binigyan siya ng kalayaan na gawin niya yung gusto niya sa paraang gusto niya sa pangangaral. Kasi kung babasahin mo ang sulat ni Pablo kay Timoteo, puro bilin eh. Puro bilin eh. Nobody. Ang katunayan na si Pablo ay nabilanggo. Pakibasa nga po yung talata. Colossus 4 Gs. Yun.
Yan po. Nilagay po sa screen, bra, Pangkulas, kung with your kind indulgence. Ayan po. Ayan. Ayan po. Naglo-loading. Ayan. Ayan. Pakibasa po. Saan ba? Kaya ni Rio. Binabati kayo ni Aristarco na nakasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tinatanggap na ninyo ang mga utos kung paririyan sa inyo ay inyong tanggapin. Ayun. Si Pablo may kasama sa bilangguan. Si Aristarco nakasama ni Pablo sa bilangguan. Ayun. Kaya may basis yung sinasabi ni Brad Nobody na kung masulat man sa Biblia na kalayaan, wala si Pablo kalayaan noong panahon na yan dahil siya'y bilanggo. Wow! Iba ang ibig sabihin ng kalayaan ni Cade, ni Razon. Kalayaan, freedom to of speech ang kanyang sinasabi ngayon. Lagi siya nabibilanggo. Kaya nga, meron pa siyang kasamang nabilanggo noon, yung si Silas, dun sa gawa, Jesus is doon sa Jesus is 23 ata yun. O 22 hanggang 23. Ah, sige ba. Oh. Ayan, kita niya na po. Umpisahan natin siya sa 19 para makikita natin kung sino yung tinutukoy. Sa 19, sabi, datapot na makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas. At kinalagkan sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. Sa 22, at sama-sama nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukumang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtataguhin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Nang tanggapin nito ang gayong taguhin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan o Bartolina pa to. At piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Yan. Kaya sa paglalakbay ni Pablo, kung sino yung mga nakakasama niya, damay silang nakukulong. Ito po pansinin nyo, itong mga ngaral na to, hindi natakot sa mga tanikala. Yung sa kanya nga kay Pablo, hindi lang kulong eh. Tanikala. May mga chains. Forces. May mga chains. O ngayon ang tanong, may alam ba kayong mga ngaral na ayaw makulong? Naloko na. Eh kasi yung charges niya kasi sa kanya totoo eh. Hindi niya dininay. Hindi niya dininay. Oo. Hinarap ni Pablo yun eh. Lahat. Kaya sa kahuli-hulihan, wala na siya, di ba? Nag-ano na siya yung noong, ano na, parang dead end na siya eh. Wala na siya mapupuntahan eh. Ano na siya? Pupugutan na siya ng ulo eh. Yeah. Anong sabi ni Pablo? Ito ang ano, natapos ko na ang aking takbo. Pala. Ganda. Ibig ko sabihin, yung kay Pablo kasi, religious persecution purely. Yes. Religious persecution. Yung doon naman sa kabila na sugo, eh totoo talaga yung kanyang nagawang commit na crime. Totoo talaga kaya niya tinakasan. Ang tanong, si Timoteo ba gumawa ng sarili niyang paraan ng pangangaral? Or sinundan niya yung sinabi ni Pablo? Yan. Di ba? Pansinin mo yung mga aplat ni Pablo, yung mga sulat ni Pablo kay Timoteo.
Puro bilin eh. Magpapasahin tinuloy ba niya? Mga... Tinuloy niya? Hindi niya iniba. Yun ang hindi natin alam. Kasi, as per, pinanood ko yun sa, ano eh, sa Dead Sea Scrolls eh, hindi lahat ng epistles ni Pablo ay nahukay. May mga nasira. At may mga sulat doon na scrolls na hindi na talaga mabasa. Most likely, nandoon yung mga sulat ni, mga ilang sulat siguro ni Timoteo, mga sulat siguro ni Tito, yung mga ibang kasama ni Pablo na nangangaral, ang nasa gitla itong mga nahukay at hindi pa yan. Oo. Tama. Maraming nawala. Kasi tingnan mo, sa palagay mo ba, sa dami ng pinagbilin ni Pablo kay Timoteo, puro pangangaral eh. Ayun, no? Anong sabi niya? Dito sa unang pangaral ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magpalaga ka. Oo. Puro bilin. So, tatanungin natin siya ngayon. Kung may kalayaan si Timoteo na mangaral sa paraan na gusto niya, bakit pa siya bibilinan ni Pablo kung ano ang dapat niyang gawin? Mm-hmm. Tama. Diba? Tinuro niya lahat eh. Yo. So paano niya sasabihin yung ano? Yung questioning niya na ang gusto mo kasi yung paraan mo. Implying tayo yun. Oo. Na inaalisan natin siya ng kalayaan na mag-isip ng mga paraan na mas maraming mahihikayat. Sabi niya. Yung eh, pala, nga ba? Iba. Hindi ko alam. Palaging natin yung isang ano, bilid ni Timoteo. Consistent yung number. Isang bilid ni Pablo kay Timoteo. Doon sa ikalawang Timoteo 2:1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya muring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Binibilinan niya ba si Timoteo? Binilinan niya kaya siya sumulat ng dalawang beses kay Timoteo. Bakit? Alam niya sapagkat ako'y iniaalay na. Sabi ni Pablo, alam niya na mamamatay na siya. Kaya nagbibilin siya. Ngayon, kung sinasabi mong may kalayaan ka, eh di sana sinabi na ni Pablo, oh, graduate na ako ha, kukugutan na ako ng ul bukas, bahala ka na dyan. Baka may marami kang mas alam na may hikayat. Baka paraan. Mas maalam kang ano. Eh anong sinabi ni, ni Pablo? Baka sa modern digital sabihin yung ano sapat na makakapagturo yung mga na-record ko na yun para makapagturo sa ganun ang bilis. Wala yata si ano. Wala si Sol. Ibalik natin sa kanya yung tanong niya sa atin. Tanong natin sa kanya, sino ka ba? yun yun si Brad nobody but... diba? Bakit marunong ka pa kay Pablo? Oo, tapos makikibasa ka pa kay Pablo. Tapos nakikilevel nasa yun sa panahon ngayon. Iyan ang bunga ng keyword search type of preaching. Kung ano lang ang ma-keyword search, ikukonek-konek niya na lang at gagawa niya ng paksa. Kahit hindi tama yung konteksto o ibig sabihin mismo nung nagsulat. Kaya meron akong napakinggan itong kamakailan lang eh. Sabi, kanino ako susunod? Kung sa nagbabasa o yung nagsulat?
kanino tayo susunod? Yung ibig sabihin ng nagsulat mismo o yung nagbabasa na pinatutungkol kung saan-saan? Tama. Kung saan-saan na lang tumatalon. So, tama. Eh, kaya dapat magbasa talaga ng Biblia para di tayo malihis ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa katotohanan. May nabasa nga ako kaya daw ano, hindi kaya daw lumalaban tayo kasi daw dahil daw sa pera, sa kapakinabangan. Ano? Kaya hindi ano. Oh, eh ano ba napakinabang? Abono pa nga eh. Abono pa nga kami ni ano ni Soro eh. Yung bayad sa Zoom, kuryente, lahat 'to may gastos eh. Totoo. Wala naman tayong ano, barya-barya lang. Wala kaming ano, walang personal na kapakinabangan niyan. Eh di sana in-extortion na namin si Kelly o pag hindi mo kami binayaran ng 100,000,000, ilalabas namin tong video na 'to. Oh, blackmail. Blackmail. Hindi kami nabablackmail. Di tayo lang ba-blackmail. Kino-contest natin kung ano yung nakasulat. Mm-hmm. Dahil iba yung sinabi ni Pablo. Kahit anghel o kahit kami o sino mang anghel ay mag-aral ng ibang ebanghelyong iba sa aming ipinangaral ay matakwil. Ano sabi ni Bes? Kapag lumabang kay KD, kalabang ko. Hindi ba po pwedeng dapat kahimat kami o si KDR ay mangaral ng ibang ehelyo, iba sa nakasulat, matakwil. Kahit si Bes. Kahit si Bes. Di ba? Kaya si Pablo nga sinabi niya, kahimat kami. Yes. Grabe. Bakit mo isasalig sa tao yung pananampalataya? Diba? Lahat ngayon na sinasabi natin, nagbabackfire sa kanila eh. Kanino ba galing itong mga talatang to? Natutunan din natin sa kanila eh. Ito ba yung ano? Paglaban? Paglaban sa talagang nakasulat? Or paglaban sa mali? Paglaban yan. Baka nila lang. Hindi sa nakasulat. Yan ang hilig niya eh. Bigla na lang magpapakuhulugan. Sabi nga, di ba? Sana huwag tayong titiwala sa sarili nating kaunawaan. Kundi tumiwala tayo sa Panginoon, huwag sa sarili nating kaunawaan. Idinidirektya na lang niya palagi sa sarili niyang kaunawaan yung mga talata-lata sa Biblia. Kaya yan ay maling aral. Ipakahulugan mo yun. Si Timoteo ay pinawalan na. Ayan nga, may kalayaan na si Timoteo. May kalayaan na siyang mag-isip na totoong matayon. Ayun pa, isa, pambabakod yun eh. Sabi diba? Niya, hindi naman ikaw ang tagapangasiwa. Hindi naman ikaw ang presidente. Tapos sasabihan mo ba yung presidente kung anong gagawin niya? Pambabakod yun. Nag-iisip ka ng matayog. Alatang ay balik ko sa kanya yan. Eh hindi rin naman ikaw may-ari ng iglesia, umatid ka lang eh. Sabi mo, pag samasamahin mo yung abuloy namin, hindi makakapagpatayo ng poste ng eskwelahan na para sa mahihirap. Eh iba yung sinabi ni Kristo eh. Oh, yung naguhulog sa kaban ng yaman, pinag-judge yung mga apostol. Alin yung nagbigay ng higit? Yung nagbigay ng ano, yung babaeng baon na nagbigay ng halos singhalaga lang ng isang pera. Ibinigay niya ang kabuhayan niya. Sinabi ba ni Kristo, kaya ba yan na makapagpatayo ng poste ng templo? O kaya ba yan na makapagluto tayo ng lugaw para ipakain sa mga dukha? Oh. Mm-hmm. Yung mga nakikinig, meron kaming isang video before this. Sinagot namin yung issue na yan. Yung tungkol sa poste. Diba? Ang sakit noon sa isang... Pero mo, edi pera,
inamin mo na rin, right from the horse's mouth, eh, pera-pera na lang pala labanan dyan. Oh, nagulat nga ako, yung palang mga, pala yung mga poverty porn nila, eh, may ilang take pala yun. Nagawa na, tapos magte-take pa ulit, o ganito po gagawin nyo, ha? Totoo. Nag-ano ako eh, munting pangarap dati. Sumali ako dun eh. Kita ko yan. Acting lang yan. It's a show. Eh, so Kristo yun lang ano siya. Nagpalayas siya ng demonyo. Sinabi ba niya dun sa ano? O kunyari, inaalihan ka ng demonyo, ha? O, take two! No. Hindi ka diwa ni Kristo yung ganyang klaseng mga ngaral na susumbatan ng abuloy ng isang kapatid. Hindi ganyan ang diwa ni Kristo sa totoo nga lang talaga. Laging kaliwas sa sinabi ni Kristo. Kung pansinin mo lang, ano kasing talata yung na ano yung sinasabi na ipinagbabawal ang pagkain ng lamang kati? Sa Juan, teka. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ang pagkain ng... Unang Timoteo 4:3. Oh, di ba? Oo. Teka. Sinin mo tong talata na to. Ang sakit nito eh. Sapul na sapul siya dito eh. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay iba ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikilig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Oh, sino to? Anong grupo to? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa? Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati, huwag kayong kakain ng halal. Uy! Yung pag-aasawa, may ano sila, bro. May mass wedding sila, so inaano lang, parang as long as you can, hold it, na huwag mo na mag-asawa. Ganun. Pero alam mo bakit sinabing aral ng demonyo yan? Kasi yung pagbabawal ng pag-aasawa, ginagawa nila sa paraan ng pagiging paimbabaw. Parang ganito, pinipigilan mo ka mag-asawa, eh nang re-rape naman. Ayaw mo mag-asawa, nangangalo niya naman. Eh di ba, eh ano sabi ni Pablo, kung magdikas yung pita, hayaan niyo mag-asawa. Sa unang Korinto 7. Yun yung totoo. Eh yung halal ba? Kailangan pa ba nating ano yan na mangilin tayo sa pagkain ng lamang kati? Eh sabi ng Diyos, ibaba mo lang sa 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So kung nanalangin yung Muslim at nanalangin ka, mas makapangyarihan yung panalangin mo. Nilinis na yung pagkain na kakainin mo. Tama. Wait lang, Brad Nobody. Si Brad Lon. Brad Lon. Opo. Yeah. Sige. Yes, sige. Brad Lon. Baka lumayo tayo eh, napunta na tayo sa halal. Redlon. Napindot lang ba, Redlon? Sige. Kasi ang ayoko dito, kasi tinry kong ano eh, makinig dun sa intro ni Jamal
Nahilo ako kasi may nagsuggest sa Reddit, 'di ba? Try mong pakinggan yung paksa na talagang tutok na tutok ka, focused ka. Nahilo ako, binilang ko kung ilang beses niya inulit. 10 beses yung isang point. Sabi ko, ba't ganito to? Parang may parang brainwashing. Ganun yan, di ba? Pag inulit-ulit mo. Nabawa, anak mo, sabihan mo, bobo ka. Ulit-ulit, his whole life, bobo ka. Pag tanda nun, anong tingin niya, sarili niya? Bobo siya. Di ba? So, yun nga. Tapos, nire-relate nila yung sarili nila dun sa mga characters sa Biblia. Si Moises, si Pablo, si Juan. Kung sila ganon, na may kalaban sila, ngayon din, may kalaban din tayo. Bakit? Eh, binasa mo lang naman. Ibang tao naman sila. Bakit naging ikaw na yung Timoteo ngayon? Makabayan ito. Kaya inopen yung mga aral na yan. Just to prove a point na ang pagkakaintindi nila, may kalayaan sila na mangaral sa paraang alam nila. Kahit wala na sa Biblia, iniaaral nila kasi wala kang pake. Yun ang sabi niya. Sino pa ka? Hindi magandang katwiran yan. Sige po, kapatid na Lord. Ang ano ko lang broccoli kasi yung regarding sa paksa natin, yung sa tik-tik, ano? Kasi ang nangyayari kasi palagi, nauuso ito palagi sa MCGI, lalo na yung mga matatagal na, para bang ano, parang nagkakaroon ng broccoli ng parang makabagong Pablo, makabagong Pablo, makabagong Juan, makabagong Moises, kung sa panahon ito ni Moises merong ataw nun, Aaron, sa panahon naman natin ito ay merong KDR, mga ganun-ganun, di ba, yung parang mahilig sila. Ngayon, broccoli, pati din sa mga kaaway ng, kumbaga yung mga kontrabida, yung mga bad guys, characters. Meron din silang ginagawa, nire-relate din nila na dapat, meron ding mga patungkulan nun. Halimbawa, kagaya nung sila Jotrefes, sila Hanes, sila Hambre, sila Datan, Abiram, Jotrefes, yung mga kontrabida sa Biblia, sila Alejandro, dapat meron din yung katuparan ngayon. Gaya nga yung sinasabi ko kanina, broccoli, kung sino kaya yung pinapatungkulan doon sa ano na yon. Kasi kung lumalabas, kung meron silang pinapatungkulan doon, sino kaya yung nasaniba ng espiritu ni Kore? Nasaniba ng espiritu ni Dan, ni Abiram. Parang ganun kasi ang nangyayari sa kanila. Parang kagaya ng Tibet. Sumanib daw sa kanya yung espiritu ni Pablo. Ganun sa kanila. So, therefore, sa kanila din, yung espiritu din daw ng mga kontrabida sa Biblia, yung mga bad guys sa Biblia, ay sumasanib din sa mga tao ngayon. Halimbawa, yung mga noon, sila Kore, sila Datan, Abiram. Ngayon din daw, meron din daw yan, yung kumu-question sa sugo, ng mga nangungumbinsi yung mag-rebelde. Sabi ko nga nung nagtanong ako doon sa Discord ko, sino kaya yung pinapatungkulan? Ibig sabihin, yung tao na yun na sinasabi ni KDR Broccoli, nandoon pala sa kanya sumanib ang buong kapuspusan ng mga rebelde sa Biblia. Biro mo na, kahit na mag-rebelde, nagku-question. Nagre-recruit daw. Nagre-recruit ba tayo? Nagpo-podcast lang tayo eh. Kumbaga, natupad daw yung ano, kumbaga sila daw yung good guys kasi nandoon sila Pablo, makabagong Pablo daw sila, makabagong Timoteo. Yun namang mga kumakontra, yun din naman daw yung kagaya ng nila Datan, Abiram, Hanes, Hambres, sila Jotrepes. I mean, grabe, sabi nga ni Bes dati, kayong mga kapatid, kung magkakaanak kayo, huwag niyong pangalanan ng Datan, ha? Huwag niyong pangalanan ng Abiram. Diba? Yung warning sa mga members na kung magkakaanak daw, huwag daw pangalanan kasi napakapangit daw yung mga pangalan na yun. Kagaya nung Alejandro, yung Alexander, di ba may Alejandro sa Biblia na kontrabida yung laban ni ano? Oh, ang daming nilang pangalan. Alexander. Ang dami namang Alexander. Eh. May Alexander the Great. Meron namang. Pero pag Alexander pala na pangalan, masama pala yun ayon kay Bes. Kasi yun ang kanyang ano eh. Yun ang kanyang, eh merong members kasi pinapangalan yung kanilang mga anak na Cain. Di ba? Meron din. Cain ang pangalan. Oh, Cain. Sabi, huwag yung pangalanan daw ng mga kontrabida. Dapat daw, pangalan daw yung mga good guys. So,
yun lang yung broccoli, no? Sana ay maano po natin palagi yan na ano kasi yan yung mentality na yun, eh? Parang sa mga cultic din yan broccoli, eh? Kasi din, papansin natin na kailangan daw talaga na may sugo, kailangan daw talaga na bago ka makapangaral, eh paano ika kami magsisipangaral kung hindi kami mga sinugol. So ang requirement pala, kung makakapangaral ka, isugo ka na. So yun na masabi. Pinamalian na ni Mangkolas yan eh. Oo, merong mga diba na anong karapatan mong mangaral? Saan ka kumuha ng karapatan mong mangaral? Eh sabi ni Bes, kung naririnig mo daw siya na tama naman doon yung pinangangaral niya, wala makatutol, eh sugo na siya noon. Doon niya kinukuha yung kanyang karapatan na mangaral doon sa pagiging tama ng kanyang tinuturo. Kaya yun lang yun, pati yun sa mga tik-tik na yan. Parang yung tik-tik na yan, Bukoli, parang dyan na lang sinisisi lahat eh. Yun ang pinaka-ipot eh. Hindi naman tayo pinasok ng lihim. Pinasok pa tayong lihim. Kasi diba, ako nga lumabas ng lihim eh. Kaya nga, diba ang espionage, Bukoli, halimbawa yung isang bansa, naniniktik sa isang bansa, diba may nag-uutos doon para magpabayo siya. May nag-uutos. Fit niya doon sa bansa na pinanggagalingan niya. Halimbawa, lalo yung mga state secret, mga weapon, gano'n. Eh, ano naman ang titiktikan natin? Ano naman ang ating ano? Anong gagawin natin doon sa interview? Nagre-record daw tayo. Hindi naman tayo nagre-record eh. Pinapasa sa atin, recorded na. Nakikinig lang tayo, nakikinig. Pero sino kayo man ay pumasok? Eh, sino nagpasok sa atin doon? Sino nag-utos sa atin? May nag-utos ba? Na, alam mo yan, titikan mo yan. May nagbayad ba sa atin? Wala naman. Wala yung mga requirements doon sa... Ako mag-isa lang eh. Pinag-case mo na ako mag-isa doon. Sabi ko, nakasakay ako sa van papunta sa Palit. Parang hinostage ako ah. Kasama ako sa mga kikidnapin. Wala akong kakilala. Nakay ka sa isang van, Broccoli, na amoy. Oo, ganun, no? Nakay ka sa mga, ano, lalo na kapag mass baptism, para pa yung mga dadalhin sa Iraq, mga kakatayan. Ano pa yan eh, yung, ano eh, dapat daw kasi daw, kailangan daw kasi yan, kaya ganyan ang ginagawa nila, Broccoli. Mahirap na daw kasi na mahadlangan. Kailangan na dalhin ka na dun mismo sa Palit gabi pa lang para wala na daw talagang hadlang kasi malay mo, Broccoli. Eh, kung halimbawa malilate ka, halimbawa matrapik, kundi ka mamaplat yung kulong. Para wala daw talagang mahadlangan, Broccoli, at hindi talaga mahadlangan ang gawain. Kailangan talaga, Broccoli, na ihanda na lahat at alisin ang lahat ng mga hadlang sa mga kapakalaganap at sa mga sa ating paglilingkod sa MCGI, Broccoli. Kaya ganun ang ginagawa nila. Talagang wag daw silang malamangan na kaaway. Yun ang palagi sa K-pop. Imaginary enemies. Yun ang ating mga tik-tik, kaaway, satanas, demonyo, jablo. Yun ang mga kumbaga common scapegoat na ginagawa nila kung mayroong mga nangyayari na ganyan, kagaya ng nangyayari na yung Broccoli noong nakaraan sa Palit. Eh, sinisisi naman nila yun doon naman sa demonyo, ganun. Diba? Ganun palagi eh. Tapos yun namang nagbabalita, Broccoli, kung nga daw yun ang tik-tik, yun. Kaya, wala pong tik-tik. Mga matitibay tayo dati eh. Ang tik-tik kasi walang pananampalataya yon. Ang gusto lang ng kumuha. Na, ano na, may vested interest na siya pagpasok niya. At saka binayaran yun, Broccoli. Kumbaga na yung nag-hire yun para tik-tikan. Wala naman ano. Wala eh. Hindi ano eh. Iyak-iyak pa nga tayo sa panalangin dyan. Eh. Di ba? Pag nag-lead tayong panalangin, nobody. Mangkolas, di ba? Iyak-iyak pa tayo. Totoo yun. Paano ka naging tik-tik nun? Tapos nagtatalaga sa Broccoli. Di ba nagtatalaga? Kapinataan ng... Kapinataan. Yung 7 taon na pala silang ano nang walang kibuan. Oh. Ya talaga pa, Broccoli, nandoon sa gilid, nakayuko, di ba? Ganoon. Talaga tamang paraan daw ng pagtatalaga na nandoon sa gilid, parang pag lalo na pag malapit na ang numero 1, di ba? Pipikit ka na tapos maiiyak na daw. Ganoon, di ba? Yun yung sinasabing pagtatalaga. sige, closing na tayo, guys. Medyo 2 hours na tayo. Sino bang ano? Teka, ako muna. Kasi ang cringe ako dyan, nakinig kasi ako eh, na focus talaga ako. Ang cringe talaga ako dyan,
yung bang nire-relate nila yung sarili nila dun sa mga character sa Bible, na kung sa ibang kapatid ay hindi sila apostol, sa inyo man lamang ay gayon. Yun. Patungkol sa kanya. Hindi naman ikaw yun eh. Kaya hindi ka makasali doon. Nagkikibasa ka lang eh. Binabasa mo lang. Sila yon. Hindi ikaw. Parang nagpapaawa. Parang ganun. Na ano daw siya yung PDL. Person Deprived of Liberty. Wow. Papasuno rin daw sa gusto natin. Na wala naman daw tayong karapatan. Eh siya, anong karapatan niya? Nakikisali. Yun ang cringe talaga ako. Hindi ka ka-level. Unang-una, kung perspective natin, Brad Lone, it's just a story eh. History lang yan eh. Hindi nga tayo sure kung si Pablo sugo din ba yan o inimbento niya lang, nagbulag-bulagan siya. Tsaka Brocoli, meron din ibang pananampalataya na kinoconsider si Apostol Pablo na isang bulaang mangarag, mga Islamic or Muslim. Lasing lang, lasing. Di ba uso inuman nun ng beer? Baka nabulag ako, nakita ko, nag-hallucinate. On our, no offense sa mga Christians, that's a possibility. Yun nga, hindi sure na sugo. Si Timoteo, hindi rin sure na sugo. Baka may mga lost books na may tinalaga si Pablo na talagang kapalit niya, hindi si Timoteo, nawala na lang yung box na yon. We don't know. Diba? Yung mga iniisip ko eh. Inano din ni Ate Petchan eh, diba? Nobody. Posibleng maraming nawalang books. Marami. Actually, until now, hindi pa nila totally na di-disassemble yung mga ibang scroll kasi nasira na talaga. Mm-hmm. Kaya may mga, kung pansinin mo yung mga Ephesians, putol, may mga diwa na putol kasi yun lang yung nabasa. May mga part na missing. Correct. So, pass the message ng hirap dyan. Sige, last words po, kayo po. Ah, si Potato, yan. Sige po, Bad Manoy. Okay na ba, Bad Manoy? May last word. Wala, yan. Sige, yung iba muna. 38 na nanonood sa atin. Dali. 38? Yan, yan na. Yan na siya. Hello po. Chappy po. Hello po. Sige po, iba po muna. Hindi, sige, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Okay, tuloy lang, okay. Tuloy lang po. Ah, 40 na. Ah, nag-mute na. Sige, sino ba? Sige po, sa akin po, kung tama nga talaga na merong mga espiritu ng mga villain, mga kontrabida sa Biblia, yun nga yung mga kaaway na nila ngayon. At maaring tayo nga ay tayo daw yun. Ano? So, it's very self-serving na ipamukha nila sa mga kamyembro ngayon, sa mga kaanib, na masyadong tayo ay nade-demonize o tayo ay ginagawang kontrabida. But be that as it may, kung talagang may ganun ba talaga sa Biblia, but kontrabida lamang palaging lumalabas na lumilitaw? Asan ngayon si Samson dyan sa inyo? Dapat meron din positive na lumalarawan kay Samson. Kasi ang ginagawa lang naman eh, parang gusto lang nilang tumira eh, na para tayo pasamain o kung sino man ang kalaban nila para pasamain. Kasi kung yung mga yan nabubuhay sa panahon natin, dapat meron ding Samson. Mm-hmm. At napakayamang Solomon. Sino-sino ngayon yan dumalarawan dyan sa samahang yan na ganun? Oo nga, no? Masyadong self-serving. Selective sila. Selective lamang. Tama, celebrity lang. Sineselect lang nila na ito kayo ngayon yan. Ito, kayo ngayon yan. Kami naman ngayon ito. Kami yung mga good guys. Okay. Kung mga good guys, dapat meron din kayong Samson. I mean, marami pang karakter na pwede kong sabihin. Pero sa totoo lang, masyadong
Eh, yan eh, nagsiselect lang ng mga kung ano-anong bagay na nababasa sa Biblia at yan ipinamumukha nila na ito yan, yan, sila yan. Kaya huwag niyong kausapin yan. When in fact, na sila nga itong nagkakamali. Kitang-kita naman na yung kalayaan na binabanggit niya ay kalayaan hindi freedom of speech, kundi kalayaan na sa sila'y nabilanggo. Yung mga bagay na yan sa mga nandiyan dyan sa nasa MCGI na panati, bigyan puwang nyo sa isip ninyo ang mga sinasabi namin dito sa Broccoli TV. Baka kami naman ay meron din namang stand at makita nyo ang pagkukumpara sa pag-aaral ninyo ng mga talata sa Biblia. Baka tayo ngay nakakaladkad na sa hukay. Kaya dapat siguro ko maging open-minded tayo, malaman natin ang katotohanan, at kung nandoon ang katotohanan, yun ang ating panigan. Yun ang akin. Sige po. Amen. Sa akin naman, sa topic natin, ang mga sinugo ng Diyos, kung titignan mo, tinanggalan sila ng kalayaan. Kasi ang gagawin nila, hindi yung kalooban nila, yung kalooban nung nagsugo sa kanila. Whether they like it or not, kailangan nilang gawin yun. Tignan mo lang ang mga history ng mga isinugo ng Diyos. Sinunod nila yung gusto nila, ay yung gusto ng nagsugo sa kanila. Si Jonas, ayaw niya pumunta ng Ninibe. Anong ginawa sa kanya? Pinakain siya sa malaking isda. Dinala pa rin siya doon. Wala siyang kalayaan. Ang kalayaan na meron sila ay yung ipangaral yung ebanghelyo. Yun ang kalayaan nila. Hindi mo kailangan i-reinvent ang wheel para ipangaral mo yung ebanghelyo. Hindi mo kailangan magpakain ng lugaw, mag-poverty porn para maipangaral mo ang ebanghelyo. Kung ano lang yung nakasulat, yun lang yung gagawin mo. Huwag lalabis, huwag kukulang. Yun. Exactly, that is my point. Tama po yun. Exactly. Sige po. Hmm. Okay na ba? Sige, kapatid na Lone Warrior, baka may masasabi pa siya. Wala na po bang mag-ano, Broccoli? Baka meron pang iba. Wala na, si, ano eh, si Prodsoro. Soro, may... Wala ba si Prodsoro? Mahina yung connection niya, nasa labas siya eh. Traveling siya eh. Sige, traveling. Opa. Nandito na ako. Ayan! 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 Mga huling, panghuling. Ayan, sugo. Wala na yan po. Masugo pa si Soro doon eh. Hindi, basta wala akong laban dito. Ayun o, ayun o, tinuturo. Naloko na! Nakapula pa siya o. Eh di ba pinagbabawal ng matagal na panahon yung pagsusuot ng pula na yan? Sige, ikaw. Ano ba masasabi mo? Ko? Oo. Unang-una, umiingi kami ng pasensya kung may nasaktan sa sinasabi namin. Pinagpapaunahan na namin kayo. Ipatawad nyo aming mga nasabing masasakit na salita. Pangalawa, Brooks, mihingi tayo ng ano, huwag na muna si DSR. Ito munang ano, yung namatay. Tao sa pusong pagkikiramay sa pamilya nung namatay. Condolence po. Siya po pala ay taga Valenzuela. Matagal po ko na destino dyan sa Valenzuela. Uy. Sa polo ata, kung di ako nagkakamali sa polo. Destino ko dyan sa may dalandanan, sa may malinta, karuhatan. Huwag mo bigyan na masyado maraming impormasyon. Baka mamaya madox ka. Oo. Ako sa pusong pakikiramay sa inyo ho. At ito po ay masamang pangyayari na kahit sino man po ay ikinalulungkot. At wala pong may nais na mangyari kanino man yung bagay na ito. Sana mabigyan po ng agarang justisya yung namatay. At yung pamilya nung namatay yan, nawa po maghilom po ang sugat. Dahil masakit po. Opa. Dahil akala po natin na tayo nagsasa Diyos, doon pa mismo sa loob ng sambahan, doon pa po mismo sa pasalamatan nangyari yung karumal-dumal. Hihingi namin yan na pangunawa doon sa mga nakikinig na nakakapagsalita kami dito dahil
Walang ganyan. Walang ganyang pangyayari sa iglesia sa matagal na panahon. Ito ata ang first time, Brad Brooks, no? Opo. Yes, opo. First time. Mayroon nag-chat dito si Brad Hiromi. Good evening, taga Pampanga po yata yung namatay. Yung Balins, taga Balinsuela naman daw yung umano. Ay, oo, baliktad. Patsoro. Baliktad. Oh, i-correct mo, public apology. Ganun public dapat. Public apology. May iratong. No, may iratong na tayo. Diba? Oh, pasensya na kayo. Oh. Napakasarap magpangumbaba. Lalo na kung nagkakamali ka. Oh, ipagpaumanin niyo aking pagkakamali. Di-deny. Oh. Hindi ko dapat anuhin i-deny yan. Pagkakamali ho pala. Yan po pala yung taga-Pampanga. Yes. Huwag yung edit ito ha. Huwag yung edit. Ito na may live. So, hindi po ng pasensya sa inyo. Taga-Pampanga po pala ang biktima. Kapitbahay po ng pasalamatan. Doon daw ata nakatira. Tama ba ako doon? So, yung lokal naman ng pinanggalingan nung ano, nanaga, eh, yun na nadistinuhan ko. Yun. Buti nga, wala na ako doon eh. Wala na ako doon. Baka ako nataga. Sa makatweed. Baka na ano ang espiritu yun. Wala ako doon ha. Nagpapasalamat ako na ano na nakaalis ako diyan na nakita ko yung mga pagkakamali. Yun si ADDMCGI defender. Inihiling namin pa rin pinagpipray ko personal na maliwanagan ang utak mo. Dahil kung may pagkakamali diyan, eh unang-unang makakalam kayo. At hindi yan dapat naglabas na ng statement yung samahan na yan. Nakinukundi na yung pangyayaring yan. Correct. Pero limang araw na nakakalipas, walang condemnation. Yun. Eh, hindi natin alam anong dahilan. Humihingi ako ng pasensya sa mga napagsabihan ko rin kanina para napagtaasan ko ng boses yan si ADD, MCGI Defender, also known as Will Jackson. Jackson. Ikaw rin lang yan, Will. Ang dami mong account, Will. Pero huwag ka mag-alala, mahal ka namin. Gusto namin maliwanagan yung utak mo. Magising-gising ka na. Baka ito maraming magising sa pangyayaring ito na yes. Wala pa lang kung siguraduhan yung pagdalo dyan. Ikaw yung nagtititime eh, baka mamaya eh, hindi ka na makabangon sa pagkakaniklood mo. Hindi namin gusto mangyari ito kahit kanino, hinihiling namin na sana nagdagan nyo ang inyong siguridad dahil tama sinabi ni Nobody, 2028 ng gawa na yung mabuting pastor, yung pastor, eh iniingatan yung kawan. Yun si Kristo kasi siya ang mabuting pastor eh. Kaya nga sabi rin sa Biblia, yung mabuting pastor, eh, binibigay yung buhay niya para sa kanyang mga tupa. So kung mahal lang kasiwaan yung mga tupa dyan, eh dadagdagan ng security dyan. Para sa kasiguraduhan ng lahat. Yan. So hinihiling sana maging maayos. At syempre, pinopromote ko yung Beyond MCGI ng ating kasama na si Toby. Si Toby. Yan, si Toby Balagtas. Yes. Follow nyo, subscribe nyo yung kanyang Facebook page. At the same time, bukas, God willing, Saturday 7 o'clock PM, meron kaming Bible study rin. Tuloy-tuloy yan. Baka gusto nyo mag-join. Same link. Kung ano ang link dito, yun din ang gagamitin namin. Sana mag-join kayo just in case na libre naman kayo. Wala naman discrimination yan. Kahit sino, welcome. Kahit ikaw, Will Jackson, you are welcome na pumasok doon. Ikaw, Will Jackson, na ADD, MCGI, Defender. Mahal na mahal ka namin. Tanggol. Malapit-lapit. Si Tanggol. Yan, isa pa yan. Tanggol. Sa dami mong dami account, baka makalimutan mo na yung password. maraming salamat. Sa inyo pakikinig kay Broccoli. Yeah, salamat sa Diyos. Mga kolas, sige.
Sige, si ano na po, si Brad Nobody. Si Brad Nobody, tapos na po ako. Tapos na, tapos okay na. Gusto ko po ding palang i-appreciate yung mga nabanggit ni Brad Nobody kanina. Ibinalangkas niya ang isa-isa ng mga talata na nadidibank yung inaaral ni KD na mali tungkol sa kalayaan. Sana balikan niyo po at hindi na po kami magre-recap. Balikan niyo po sa podcast na ito yung pagkakapaliwanag. Ang ganda eh. Ang ganda ng pagkakapaliwanag niya. At yun din naman ang sentimiento ng mga kasama na hindi naman dapat yung ganun eh. Kalayaan, pakahulugan mo ng kung ano-anong bagay na pabor sa iyo. Talaga naman. Huwag po nating kaladkarin ang talata ng Biblia na maging pabor lamang sa atin. Yan ay mali na pamamaraan ng pangangaral ng Biblia, ng mga salita ng Diyos. Broccoli. Ano naman po, yan. Sa atin naman pong mga kababayan na ating pong pinaglingkuran sa gabing ito, ay panawagan po natin sa lahat ay magsubaybay po tayo sa ating pangaral ng mga aral at katwiran dito sa Broccoli TV Podcast. At sa mga nanonood po, sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood, palagi ay huwag pa natin kalimutan mag-subscribe, mag-share, click notification button, and pwede rin po kayong mag-member sa Broccoli TV Podcast. At ito rin po ang ating emphasis sa ating mga kababayan, sana po para makatulong po tayo sa gawain ay tangkilikin po natin ang mga merchandise po ng Broccoli TV doon sa Shopee, doon sa iba ibang mga platforms. Broccoli, sana po ay para makatulong po tayo lubusan sa gawain ay yan, mga napakagagandang mga merchandise na atin pong nandun po sa ating page, Broccoli. At yan po ay sana ilikin po ng ating mga kababayan sa mga committee heads, sa lahat ng mga departamento, sa lahat ng mga inkargado sa iba't ibang panig ng mundo, mga division, Broccoli, sa mga Middle East, sa ating mga halal division, Broccoli. Sana po supportahan ng mga ito, Broccoli. At para po ito sa ikasusulong ng ating gawain sa mga huling araw na ito. Yes! Yan. Broccoli, dahil nagigera na, o baka Broccoli, yan ang ating, ano eh, yan ang ating dapat natandaan na kung malapit na ang araw, Broccoli, kailangan magsikay po tayo sa gawain at gawin natin ang lahat ng ating magkukuha sa ating pagpapalaganap, Broccoli. At sa ating din po din mga Broccoli, ay emphasis po natin ay meron po tayo ditong mga na ating pong dapat supportahan, Broccoli. Di ba? Meron tayong mga mga din tayo dito, Broccoli. Di ba? At dapat po natin supportan ito na ating sama-samahan, Broccoli, na dapat ay ating pong pakinggan ang bawat isa dito sa ating pagsasama-sama, Broccoli. Magpakailanman! Mas magaling si Brad Don kay Michael. Ang galing niya. Sino pa? Si Marie Julia, baka gusto magsabi ng ano mang bagay bago tayo mag-parting words. Magpa-parting words na nga. Siya yung nag-analogy ng kambing. Siya yung nagbibenta ng kambing, di ba? Ganda. Pagbinentahan daw siya ng ano, nagsinungaling. Isang sinungaling lang, ano, hindi na siya bibili ulit. Turn off na, Broccoli. Bad review. Iloko mo na eh. Tama. Emphasis ko lang din, Broccoli, no? Kasi di ba yung palagi, sabi lang sa MCGI, yung emphasis nila palagi noon na dapat ay kilalanin mo na may dalawang mga ngaral sa panahon. Wow! Di ba yung, halimbawa, meron kasi noon ang makabes lang, pero dapat daw talaga, kay banggitin mo dapat dalawang mga ngaral. O, di ba? Ganun. So, kitaan ka na hindi ka nagsasalita ng mga ngaral, eh matitiktikan ka, Broccoli, na ikaw ay may ibang diwa. Eh sa panahon din natin ito, dito sa ating Broccoli TV Podcast, Broccoli, ay marami po dito mga ngaral. Reset.
dito po ang totoong iglesia. Kasi after nyo mapanood to, may mga realization kayo. Pucha, mali pala tayo. Yung mga ngaral ko pala, ganito, binasa yung talata, at kala niya, siya yun. Or mali yung interpretation, ang layo pala ng context. After nun, tanong mo, saan ka pupunta? Andito kami. We're always here for you. Yun. Si Kuya Adel, andyan. Ate Pechay, reach out to us. Yayakapin pa namin kayo. Yeah, ayun, tama. Wala ng pag-asa. Ayun, ang mga Nicholas. Pinatungan ng kamay sa restaurant. Ay, sa ano pala? Saan mga ba pinatungan yung kapatid na Kuya Soro? Sa French Baker. Ito na pala, Bukoli, ang opisyal na pagpapatong ng kamay sa kapatid na Kuya Ed sa kanyang pamagiging katulong pamunhala. Di ba? Ganun. Bukoli. Mag-beach tayo, di ba? Kung sino man yung sasama, mag-beach kami. Meron kami babautismohan na ilog. Another KNB. Ayan. So, maglalabas tayo. Sa November pa yan, maglalabas tayo yung pics na nagbabautis yeah. kami sa ilog. Ayan. Parody yeah. lang naman. Ayan, hello kay Rob Lee. Rob Lee na inaabangan ko lagi ang podcast nyo every Saturday. Every Friday na po muna, ha? Pansamantala. By the way, naka-exit na po ako sa MCGI. Salamat sa yun. Juice! Woo! And good decision. Marami ka ng time sa family mo. Yun. Yes. Okay, wala na ba? Don, may pahabol ka pa. Kulas, tapos na. Okay na po. Okay na po. Okay. Sige. Ang kakain na ako. See you all next week, Friday po. Salamat sa juice. Yay! Bye-bye. Bye.